Okay, so good afternoon everyone. I'm Mary Grace Stein at nandito ako ngayon sa Okinawa at nandito ang aking mga beautiful friends. Ayan, mga mommies. Happy Mother's Day to everyone. At today, ang ating topic is about Mother's Day. Ayan, about mother, mga mami. Ako, mami na rin daw ako. Wala akong anak. But sabi ng husband ko, mami ka na. Sabi ko, sino yung anak ko? Sabi niya, ako. Siya pala yung anak. Siya daw yung anak. So, anyway. Child ko. Okay, so today sa ating mga viewers, ayan, andito tayo. At ang aking mga friends, ayan, nasa Philippines at nasa Tokyo, nandito sa Okinawa, sa Manila, and Manila, dalawang Manila. Diba? Okay, so pakilala natin ang ating mga friends today, ang mga beautiful mommies. Okay, start tayo kay Miss Aikaji. Go ahead, Miss Aikaji, introduce yourself sa ating mga viewers today. Hello, good afternoon. Ako si Aikaji. Nandito ako sa Tokyo, Japan. So, I'm a mother. Isa lang ang aking anak na pasaway. No? So, ganun. And later, isashare ko sa inyo kung paano ako naging anak at paano rin ako naging nanay. Okay? So, balik naman tayo kay Miss Marisa Matera. Hello everybody. Happy Mother's Day. Ako si Marisa Madera. Andito ako sa Okinawa as of now. So pag-uusapan natin yung paano rin ako naging pasaway na nanay. Si Suiza Sheila naman ang isusunod natin kasi alam niya kung ano yung kung anong klase ng anak ako. Ganun. Go ahead, Miss Sheila. Yes, kasi alam ko kung ano eh. Yeah, thank you very much, no. Suiza Sheila Reyes. Nandito po ako sa Manila. Las Piñas. May dalawa naman po akong puro mga bagetong mga anak. So, yes, at isang magandang hapon. Sa'yo naman, si Susan Christie. Yeah, ako si Susan Christie. So, nandito ako sa Pasig. Mother of three na rin. Dalawang adult na. So, 21 and turning 20 yung isa. And yung isa ko is 17 years old. So, medyo malalaki na siya. Back to you. Alright, so thank you so much. Ayan, ang ating mga mommies. Ito, sila yung mga expert. Ako, ang anak ko, ayan, mas matanda pa sa akin. So, nandito ang ating mga experts. So today, ayan, pag-aaralan natin. Unang-una, mag-cheers muna tayo. Pwede ba tayo mag-cheers? Happy Mother's Day to everyone. Anong meron kayo? Okay, happy Mother's Day. Happy Mother's Day kasi pag 5 o'clock na dito, nag-cheers na kami. Cheers. Okay. Happy Mother's Day to everyone. Ayan, mag-enjoy tayo. Yan ang mga Mommy Day, no? Cheers. So, Mommy Day. Pag 5 o'clock, ating relaxing time. So, ayan, mag-chika-chika na tayo. Lasingan time. Dahil ngayon is pandemic pa rin at ayan nilalasing mo kami para nilalasing mo kami para parang dinadaya mo yata kami yung lami. Namamalayan kita ko dinner eh. Talakayan sabi nga ni Michelle. Para maganda ang ating talakayan. Okay. So today ang isang Mother's Day. Naisip-isip ko, lagi ko naman naririnig ang Mother's Day every year nagsa-celebrate naman, pero hindi ko alam ano ba yung Mother's Day. Saan ba nang galing? Galing ba yan sa Bible? Galing ba yan sa... Sino ba nang gumawa ng Mother's Day? Okay? So, nag-google ako. Sabi ko, tingnan ko nga kung ano pala yung Mother's Day. Sabi ko, lagi tayong Mother's Day, happy ganito. Pero hindi pala natin alam kung ano talaga yung Mother's Day. So, today, i-share ko itong from Google. Google is our friend. So, search Google. Ayan, andito si... From Google. I-share ko yung aking slide para ay slide ang aking screen para basahin natin kung ano ba talaga ang Mother's Day. So ayan.
pwedeng pabasa natin kay from Britannica ito. Ayan. Alin ito? Ay, please read. Nababasa mo ba? Okay. Mother's Day. Holiday in honor of mothers that is celebrated in countries through the world. In its modern form, the holiday originated in the United States, where it is observed on the second Sunday in May. Many other countries also celebrate the holiday on this date, while some mark the observance of other times of the year. During the Middle Ages, the custom developed of allowing those who had moved away to visit their home parishes and their mothers on later Sunday, the fourth Sunday of Lent. This became Mother Sunday in Britain, where it continued into modern times, although it has largely been replaced by Mother's Day. Mother's Day is celebrated on Sunday, May 9, 2021. So that's tomorrow. You know, okay. Yeah. Ayan pa. Mm-hmm. Lahat ito, babasahin, Labi? Yes. O, basahin okay. Mo na lahat. Anna Jarvis of Philadelphia, whose mother had organized women's groups to promote friendship and health, originated Mother's Day. On May 12, 1907, she held a memorial service at her late mother's church in Grafton, West Virginia. Within 5 years, virtually every state was observing the day. And in 1914, U.S. President Woodrow Wilson made it a national holiday. Although Jarvis had promoted the wearing of a white carnation as a tribute to one's mother, the custom developed of wearing a red or pink carnation to represent a living mother on a white carnation for a mother who was deceased. Mga kaya pala carnation ang pinamimigay, no? Over time, the day was expanded to include others, such grandmothers and aunts who played mothering roles. What had originally been primarily a day of honor became associated with the sending of cards and the giving of gifts. However, and in protest against its commercialization, Jarvis spent the last years of her life trying to abolish the holiday she had brought into being. Ito pala siya. Yan. Ooh. Hanggang sa Alabi. Nag-under-under na. Festival. Okay na? Festival. Ayan, yan. Festivals honoring mothers and mother goddesses date to ancient times. The Ridians ba yan? Or Pidia? Ano yung basa dyan? Ridians held a festival for Cybel and great mother of the gods, as did the Greeks for the goddess Rhea. Likewise, the Romans adapted to practice to their own pantheon. Some countries have continued to observe ancient festivals. For example, Durga Puja, honoring the goddess Durga, remains an important festival in India. All right. So, yan. So, okay. Okay. So, yan. Today, so nalaman natin. Ang hirap intindihin. Nalaman natin na ang Mother's Day pala, hindi naman siya galing sa Bible. So it was made by someone. Ayun nga kanina si ano pa, first time ko lang. It's Jarvis. Jarvis. And Jarvis. Yeah. Mm-hmm. Na para pala to sa kanyang mother. Parang honoring the mother niya. So ginawa niya to para ma-honor yung mother niya. At ang isa is, during the war, isa to na parang mag-communicate yung mga mothers. Parang good relationship. Parang gumawa sila ng community na magka... Yung mga nanay, kasi yung mga asawa nila nasa war, parang maging friend. Make friendship of the mothers. Mm. No? So yun pala. At saka yung carnation in Japan, yung carnation, pink carnation, white carnation. Yes. Yung pink pala, yun na talagang dinededicate niya para sa mother na buhay. At yung white pala, sa mother na patay. Yung namatay na,
na mother. So, wag natin bigyan ng wife pala yung ano. So, but this is made by her. Ngayon, nag-protest siya kasi ginawa ng business. Like Christmas, like, yes, Halloween. Actually, that's not in the Bible. So, nung una, akala ko, nasa Bible ba yan? Wala pala siya sa Bible. Kahit Christmas, kahit Halloween, kahit yung, anong tawag doon? Yung may, sa egg, Easter, wala siya. So, Easter, that was made by people long time ago to celebrate for their goddess. So, meron silang mga gods, mga religion nila or something, ginawa nila yon. So, now, it's been very popularized because of the business. So, yung Santa Claus was made by the beer company, liquor drink company, yung alcohol company. Kaya liquor company? Yeah. So, ngayon, alam na natin na yung Mother's Day is para sa mga mother natin, no? Then, para yung mga mother is mag-gather together during those, the war noong panahon. Mm-hmm. Para, syempre, yung mga mother, sila yung nahihirapan, solo sila sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. So, kumbaga, taihen. It's a lot of work to be a mother. So, yun yung celebration ng Mother's Day. So, I know everybody are hero. Sabi nga ng aking teacher na Spanish, sabi niya sa akin, ang mother daw is very important because without the mother, ang mundo is magugunaw. Sabi ko, ba't naman ganun? Kasi pag nag-decide daw ang mother, ang mga mom, no, ang mga wife, na hindi na siya mag-aanak, tapos na daw ang mundo. Kaya pag nagagalit daw, nag-aaway ang asawa, sabi niya, ano, asawa lang kita. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito sa mundo. So, balik. So, anyway, yung hard time ng mga mother. So, congratulations to all the mothers. Talagang ang Mother's Day is we need to celebrate to tell na gratitude sa mga mom. Thank you sa inyong lahat. Kaya, kayo ay mga mother. At ako ay, I'm not there. Kaya pala. Mm-hmm. So, kaya pala, ano, no? Yung katulad ngayon, lahat ng mapuntahan mong store ngayon, merong carnation. Ang dami-dami. Puro carnation. Ang kulay lang niya is pink and red. Yun. Yun lang ang kulay niya. Walang white. Pink and red lang lahat. Lahat ng store na makikita mo. Ngayon, magandang bibili niyan bukas, afternoon, para mura na siya. So, kailangan din pala natin, kunyari, pag Mother's Day, kunyari patay na yung mother mo, pupunta ka sa libingan ng mother mo. So, yun pala yung ano. Kasi pag ngayon, matagal pag na, ngayon ka bumili ng carnation, yung isang gano'n, no, 4,000 yen, ganyan, 3,000 yen. Bukas, pag bumili ka yan afternoon, ano na lang yan, 980, lantan o kaya naman, 500, gano'n. Wag ka muna bibili ngayon. Katulad na rin yan ng Philippines. Yung Philippines, di ba? Yung before the day, talagang grabe yung price niya, no? Next day, wala na pala. So, hintayin natin. Okay. Demand. Alright. So, yan. So, alam natin ang importance ng mga mother. So, you guys are heroes, no? Ako, meron na akong anak. Nagkaroon ako ng anak kahapon. Siya na yung anak ko eh. So, alright. Okay, so today, meron ako mga questions na ito is makaka-relate sa ating mga viewers at saka dun sa mga kabataan na syempre, yung mga nanay nila, baka nakalimutan nila na Mother's Day na pala, no? Kasi itong asawa ko, talagang Mother's Day sinu-celebrate niya. Pati ako binibigyan niya. Binigyan niya na rin ako noon. Sabi ko, ba't mo ako binigyan? Sabi niya, kasi para daw sa mama ko. Ayan. Sabi ko, okay, it's for my mom. Ngayon, para sa iyo na. Oo. So, nilagay ko doon sa ano, para sa akin na ako na yung mother. So, ginawa niya na akong mother. Okay. So, kawaii, Netad. Ang cute-cute. Ang cute, kawaii, Tad. Yan ang nagagawa ng pandemic, di ba? Mother ka rin naman talaga, Grace. Because yes. I heard dati. Marami siyang ampun. Marami kang ampun, di ba? May mga tinuruan ko ng Bible sa Philippines. So, yung mother of many ka. Of many. So. Hindi lang dumaan sa tiyan niya, pero ano, maraming ampun siya. Sabi nga nung isang pastor, sabi niya, huwag ka mag-alala, Grace, kasi magkakaroon ka ng napakadaming anak. Sabi ko,
Pastor, madami. Huwag naman madami. Isa lang or dalawa. So, okay. Yan. So, yan. So, ayan. Today, dahil andito kayo, mga mommies, ayan, magtatanong tayo sa inyo kasi kayo yung mga expert dito, hindi ako ang expert dito. Okay, so ang isang question ko, pag kung sino yung makakasagot nito, just let me know. Ano yung importance ng Mother's Day para sa inyo? Ano yung importance? Bakit kailangan i-celebrate pa yan, Mother's Day? Alright, sino po ang gustong sumagot sa ating mga beautiful mommies? Go ahead. Grab the mic. Sabay ganun. Sige, ako. Okay, sagot muna ako. Siguro kaila deserve ng mga mami na ano i-celebrate yung Mother's Day kasi yung mga pinagdaanan nila simula pa lang, 'di ba? Yung unang-una yung pag-iri pa lang, yung pagdala pa lang nila ng 9 months. Yes. 'Di ba? So deserve talaga ng mga nanay din naman na ano, lalo na 'yung mga nanay na sobrang naghihirap talaga sila, 'di ba? So napaka-importante rin, especially tayong mga babae, importante sa atin 'yung ma-honor man lang man lang 'yung ginagawa. Kunyari, kung ano 'yung ginawa natin sa kahit hindi na lang sa ano, sa anak, kumbaga kung meron tayong ginawa ba, 'di ba? Parang ang sarap sa feeling na ay naalala nila, ay naalala. Yung parang ganun. So lalo na kung magiging nanay ka, magiging isang nanay ka, so talagang parang deserve talaga. Kaya napaka-importante na i-celebrate yung Mother's Day. Yun lang para sa akin. Okay, thank you so much, Miss Marisa Madera. Ayan, talagang kailangan pala celebrate natin. Kasi 9 months nga naman, ang hirap ng... Na ako nga natatakot pa. 9 months. Ang hirap yata. Baka hindi natatapos yung pagiging nanay mo sa pag 9 months and then after mong ipanganak. So, sobrang hirap talaga. So, alam naman ng mga nanay natin. Alam naman ng nagiging nanay. Oo, mahirap. Yun. Okay. Yung continuous, so, yung ating visitor. Walang holiday daw ang nanay. Ito ay. Lahat ng ano, ma-share. Para sa akin lang yun eh, kumbaga. So lahat ng job. Ikaw naman, ay. Or Suisa. O si Miss Susan. Ang ating visitor. Ating kayo. Okay. So, okay, sige nga. Miss Susan. Sa akin siguro pa. Same with Miss Marisa. So tama lahat naman ng sinabi niya. And then for me siguro isang natatanging araw lang eh para sa mga mothers. So deserve nila na maiparamdam natin sa kanila how special they are. So tayo, lalo na tayo, mga nanay na rin tayo. So syempre, alam na natin eh kung ano yung mga pinagdaanan din ng ating mga nanay. So parang it's the time for us na maipakita, lalo na kung ang mga mother natin is elderly na. Kasi my mom will turn 82 this coming July. So parang, I'm very blessed na ganun yung life niya, no? So parang, hindi enough yung everyday na, yes, nag-uusap kayo, nagpa-converse kayo. Pero isang araw lang, ibigay mo yung lahat, paramdam mo na kung gaano talaga siya ka-importante sa buhay mo. So yun siguro ang masasabi ko. So maraming ways, pero kanya-kanya tayo ng pamamaraan. Thank you. Ayan, thank you so much, Miss Susan Belmonte. And then tanungin natin si Miss Sheila. Sheila, sige nga, bakit ba importante ang Mother's Day? Yes, oo, talagang importante 'yan. Aba, kung walang nanay, walang mga anak. 'Di ba? Oo, syempre, no. Kailangan bigyan, magbigay po guys sa mga magulang, especially sa mga nanay talaga. Kasi unang-una, sabi nga, ipapanganak mo pangalan 'yan, no. Ang kabilang paa mo ay nasa bingit ng kamatayan. Ako talagang hirap akong maglabas diyan kasi normal delivery, 'di ba? So, 'yun yung tipong na parang dalang-dala ka na. But of course, no, pag nariyan na 'yan, naririnig mo na yung iyak ng bata. Wow, 'di ba? So, very proud ka kasi anong tawag dito, yung tipong kaya mo, kinaya mo.
no, na mag-bear ng isang may buhay din sa loob ng iyo ng sinapupunan. Kaya kudos no sa lahat ng mga nanay. Okay, so happy Mother's Day. Yun lamang po for the meantime. Haba-haba pa ang ating talakayan. Thank you so much, Sheila Reyes. Yes, ayan, tanungin natin si Miss Aikaji. Ano ang bakit kailangan i-celebrate natin ang Mother's Day? Kailangan nating i-celebrate ang Mother's Day para naman maramdaman ng mga magulang natin kung gaano natin, kung gaano sila kahalaga sa atin, kung paano natin na-appreciate yung lahat ng paghihirap nila. No? Kasi importante 'yun eh. Kasi katulad ko, medyo maedad na nung nagkaroon ako ng anak. So, noon ko lang na-realize na kahit na hindi ako nakaranas ng medyo katulad ng iba na pagpapalaki ng magulang, iba pala talaga pag ina ka na eh, no? Talagang kumbaga lahat para sa kanya. Ganon. Lahat para sa kanya na. So, dapat lang talaga na na-appreciate natin 'yon. Kaya talagang kailangan nating pahalagan yung kahit isang araw lang ibigay natin sa mga magulang natin yung kung gaano sila ka-importante sa atin. At ibigay natin yung hindi naman kailangan yung ano eh. Yung maramdaman lang man lang ng parents natin na talagang ano, na-appreciate natin sila. Yun. Thank you so much, Miss I. Ayan, talagang kailangan natin. Ako kahit wala akong anak, but yung mama ko, I wish na I stayed in Philippines longer. Kasi by the time I went back, nung time na umuwi ako, 3 years na lang pala yung buhay ng nanay ko. I was here for 19 years. So, yung 1 year, nung mula nung pinanganak ako hanggang 16, kasi umalis ako ng bahay 16 years old. Kasi nung magta-training ako papunta ng Japan. So, 16, umuwi ako 1 year. So, bali sabihin na lang natin 17, no? 17 years ko lang siya nakasama. Umalis na ako, punta ako ng Japan for 19 years. Bumalik ako, pagbalik ko, 2 years ko siyang nakasama na okay. But then I did my business, so masyado akong busy. So nandun siya, magluluto, mag-ano, no? So konti yung time namin, mag-uusap lang kami, then I'm busy at night. Then 1 year, nagka-cancer siya. So 1 year, the whole 1 year, nagsasuffer yung nanay ko. Then that's the only time, 2 years ko siya nakasama. Kaya ako nag-abroad para mabigyan ng magandang buhay yung nanay ko. But then, umuwi ako 2 years na lang pala yung buhay niya. So, that's, you know. Kaya kailangan ang mother talaga is very important. Okay, so ngayon, I have a question. So, besides from our mother. So, syempre yung mga mother natin, natural na number one na talaga yan, no? So, sino pa yung iba na masasabi natin, ako meron akong itong mother na to is super. Sino yung merong ganong experience? Na sino yung sa tingin nyo na itong mother na to, believe talaga ako dito? Okay. Go ahead, Marisa. In my, ako, ikaw muna ay. Ako, meron akong experience dyan. Para sa akin yung, meron akong talagang hinahangaan nanay. Kasi nung nanganak ako, so takot na takot ako kung paano ko buhayin yung anak ko? Paano? Anong gagawin ko? Napakatamad ko. Kailan ko bang maging labandera para mabuhay yung anak ko? Parang something ganun. So, tapos pag naging nanay ka na, parang iisipin mo kung paano yung anak mo. Alam mo yun, yung parang drastically na mag-iiba talaga yung paningin mo sa sarili mo, sa buhay mo. So, iisipin mo kung paano. So, para sa akin, yung iniiwanan ko ng anak ko, yung nagpalaki ng anak ko is like, super siya para sa akin. Yung taong ano, yung open arm siyang ano, tanggapin, na alagaan yung anak mo kasi kailangan mo magtrabaho, kailangan mo pumunta sa ibang bansa para magkaroon ka ng ibibigay na masaganang buhay sa anak mo, yung ganun. Tapos yung tao na gustong mag-alaga sa anak mo,
yun yung para sa akin, yung talagang parang super na ano sa akin yun. Super nanay. Best mother. Oo, parang best mother para sa akin yun. Of course, best mother yung mga mother natin, pero the best sa akin yung mga taong kayang alagaan kahit hindi nila anak. Mm. Yun. Wow, that's, yun lang. That's really good. Yun. Alam mo, that's very good talaga kasi may time na wala tayo, wala yung mga nanay, no? Tapos iba yung mag-aalaga. Mm. Alagaan mo yung anak mo, natural lang yun. Pero alagaan mo yung ibang anak, na, that's difficult, no? Sino iba, pa yun, iba yun, oo. Iba yun. Iba talaga yun. Iba yun. Sino pa yung merong gustong i-share ako about that? Okay, go ahead. Ako, meron akong i-share. Yung mami ko, no? Yung si Mami Sonia ko, no? Na-meet ko siya, kapapanganak ko lang nung na-meet ko siya noon eh. Pinakilala din siya ng friend ko sa akin. Nung time na na-meet ko siya, talagang alam mo yung halos, ano, sobrang alam mo yun, sobrang tipid, sobrang ano niya na, minsan mag-meet kami, sabi ko, ano, Mi, ba't wala ka pa? Anak, sandali lang, eh, 2 oras na siyang late. Yun pala, alam mo yung South Expressway, nag-ano yung kanyang sasakyan doon, tumirik. So, syempre, natagalan sila, di ba? Sabi ko, ba't kasi hindi ka bumili ng sasakyan? Eh, kaya mo naman bumili. Alam mo ba kung anong sagot niya? Hanggat nagagamit ko pa siya, gagamitin ko muna. Kasi kailangan makagraduate muna lahat ng anak ko. Pag sila'y mga doktor na at abogado na, at engineer na, doon ako magluluho. And then, siya, syempre, pag-a-attend siya ng mga meeting, maayos ang kanyang damit. Pag makikipagkita siya sa amin, mga kliyente niya, okay siya. Pero yung mga anak niya, kahit nagka-college na, simple. Kahit may mga event, simple lang. Ang sabi nga nung ano, napaka-simple ng anak, kayo pala po yung nanay. Sabi niya, yeah. Sabi niya, bakit po ganun? Hanggat ako pa ang nagpo-provide sa kanila, hindi sila pwedeng pumorma ng mas higit kaysa sa akin. Ganon. Sakalang sila pwedeng pumorma ng talagang pormang-porma kapag kumikita na sila. And then, after ilang years, ano na ngayon, ilang taon ng anak ko? 13. No? 13 years. 2 doktor, 1 engineer, and lawyer. Ngayon, ang mami ngayon, nasa bed na lang, sinusundo na lang ng kanyang mga anak, ayaw siyang palabasin, at yung mga anak na rin na namamalengke, o ma, mi, anong gusto mo, o mami, gusto mo ba, anong bag na gusto mo, ganyan na, di ba? Alam mo yun, tiyaga, nagtipid talaga siya, na pag bumisita ako sa bahay niya, ang iahain niya sa akin, nilagang saging. Akalain mo yun, ang ganda ng bahay niya, may katulong. Pero ang merienda niya, nilagang saging. Yung saging, nasa ba? Hindi siya sosyal. Pupunta yan sa bahay ko. Ang pasalubong niya sa akin, itlog. Yung balot. At saka itlog na maalat. Yan ang daladala niya sa akin. Yes. Oo. Okay. Ako naman, tuwan-tuwan naman ako. Tuwan-tuwan naman talaga ako. Sabi ko, Mami, okay to. Ang sarap nito. Anak, i-boil mo na lang yan, anak. Ganyan siya. Because, okay, ang dami kong natutunan sa kanya. Kailangan talaga hindi maluho. Tingnan mo ngayon, inaani na niya yung hindi niya kaluhuan, di ba? O after 13 years lang, ngayon, ang ganda ng sasakyan niya. Alam mo yon yung, anong tawag dito? Yung Pajero na, ano, yung first class? Sabi ko, wow, yung social naman ni Mommy, may driver pa. Ay, kung ganun. Di ba nakakatawa, alam mo yon? So sabi ko, talagang super mom siya at ang gagalang ng mga anak. Yun. Napakagagalang ng mga anak niya. Talagang ano, yun yung sabi ko talagang very good siya. Kaya minsan pag na-stress ako dito sa aking bulinggit, Mi, sasabihin niya sa akin, anak, kahit galit ka na, kalma ka lang. May nahon. Ay, hindi mo nga kayang tiisin, Mami. Talagang nataas yung boses ko. Hindi nga po pwede, anak. Kalma lang. Ganyan siya parati. Ang hirap mag-pretend. Ganun pala yun. So, ganun pala kahirap ang magulang at idol ko siya pagdating doon kasi nakita ko yung result eh. Lahat ng ano, kahigpitan niya. Yung tipong pag sinabi ng anak niya na meron kaming event sa school, kailangan ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Kung ano lang ang meron dyan, yun lang ang gagamitin mo. Kasi yun lang yung kaya, yun lang yung nasa budget. Sabi ko, oh,
Ang galing naman. Kasi yung ibang parents, di ba, mangungutang, ganun, magsasanla para maibigay ang luho ng mga anak. Mali pala. Very, very disciplined yung mother. Yes, sobrang disciplined. Okay, so na, may isa rin yan na matututunan din natin. Talagang napakaganda. Sa true experience, no? Super proud talaga ako sa kanya. Yes. Alright, anything about... Thank you. Miss Sheila. Thank you, Miss I. Ikaw, okay, any best mommies na masasabi mo? Okay ba ang aking ano? Kanina pa ako, lumalabas yung unstable connection ko eh, kaya in-off ko yung aking camera. Naririnig ka namin. Naririnig ka naman namin, okay. Ayan. Sino yes, oo. Totoo. Investment, yung discipline talaga yung in-invest niya doon, no? Maganda naman talagang ano yun. Maganda na anong tawag rito? Yun yung pinakamagandang ibabahagi talaga sa mga anak, di ba? Kasi iba na ngayon eh, di ba? Kung tutuusin. Pero ako naman, no? Yes, I love my mother. Siya yung importante talaga, no? Pero ang hanap natin is kung bukod kay mother ko. Mm-hmm. No? So, yes, sa family kasi namin eh, wala. Meron kaming isang mother, although wala din siyang mga anak. Wala siyang mga anak, no. Pero ito, ano rin kami dito, no? Saludong-saludo rin kami dito kasi kahit wala siyang anak, alam mo yung marami siyang inaalagaan, no. Although hindi gaya, no, doon sa kinuwento, no, nag-i-stack up na kayo. So, ibig sabihin, frozen na rin ang aking unstable na kayo. Unstable ang aking connection. Yes, sound check. Yes, freezing na naman ulit kayo. Ah, okay. Ayan, so, ayan, okay na, okay. So, ito yung isa, no, sa malaking, ano din ako, saludo rin ako. Kung kailangan mo magtipid, no, ang dami, marami, bago pa mag bigay din yun. Ang dami mo pa munang maririnig, pero bumibigay din. Diba? But of course, no, isa din po yun talaga sa kinuha na rin ni Lord, no, sa family namin. yes, so, yun nga, talaga nga, isa din po, no, si Bunso yun sa kahit ganun ang iba kasi, iba yung treatment niya, iba yung iba siya mag-disiplina rin. Pero nakukuha ko rin yung kiliti niya. No? Nakukuha ko yung kiliti niya kaya nagkakasundo kami. So, siguro, isa din yun, no, sa talagang basta makuha natin kahit gaano ka-stricta yan. No? Yun, as long as nakukuha mo rin yung kiliti niya, ay nako, love ka na noon. Di ba, Marisa Chang? I know, you kilala mo. Lahat so, naman tayo yeah, eh. So, bang nakukuha mo yung kiliti ng isang kaibigan, yes. Yes. Nanay, tatay, lahat. Parang corona na natin yan eh. Corona na natin. So, diba? More on, kailangan nakukuha na. Kunin lang natin yung kung ano yung gusto niya. Kung ano yung gusto ng... So, how about ni Susan? Diba? Yeah. Susan, yan. Sige nga, share mo sa akin. Aside sa mama ko, naku, ayan na, emotional. Okay lang yan. emotional ba? Ang second na sabihin ko sigurong best mom for me, yung aking lola tsaka yung tita ko, Tita Shirley. Kasi I grew up with them. Kaya talaga ako lumaki. So, maliit pa lang kami nung iniwan kami sa lola't lola namin at sa Tita Shirley ko. So, there are reasons. Pero nung bata ako, syempre, hindi mo maiintindihan yun, no? Iyak-iyak ka pa, bakit ka iniwan? Pero may mga dahilan pala. So, nung time na yun, so na-realize ko na, nung ngayong nanay na ako, ngayon ko lang na-realize bakit ganun yung mga sitwasyon, bakit kailangan kaming iwan, may mga dahilan pala si mama. Pero yun, nakita ko na sila yung second best mom for me. Kasi ang lola ko, tulad nung hindi siya yung normal na lola na ibibigay sa'yo lahat. Yung, di ba mga ganun, pag lola, spoiled ang mga apo. Kami ng kuya ko, hindi. Bali, dalawa kami ng kuya ko na naiwan sa lola namin. Ang lola ko, ibang klase talaga. Talagang pinush niya talaga kami na mag-strive hard. Tapos, may mga pagkakataon. Lola ko pa, nakakatuwa yan eh. Hindi lang kailangan studies ka magaling. Lalo na pag babae ka.
Pag babae ka, kailangan mo lahat ng gawaing bahay. So isa yon sa talaga pinush niya sa amin. Tapos ang pag-aaral, number one din niya na talagang kailangan magaling ka. So kaso ang lola ko, bago ka mag-aral, kailangan tapos mo na lahat ng gawaing bahay. So ganun yon lalo pag babae ka. And then ang isa pang natatandaan ko kay lola, ito talagang very ano sa, kaya siguro hindi ako nagkakasakit. Kasi alam nyo, ang laging sinasabi ni Lola, pag may sakit ka, isipin mo wala kang sakit. Magtrabaho ka sa bahay, uminom ka ng Biogesic, kumilos ka. Ganun ang Lola ko. Siyempre, nung bata ako, ang feeling ko morbid naman. Bakit ganun? May sakit ka na nga, paano mo isipin wala kang sakit? Pero actually, ganun siya. So, yung mind over matter, na-practice ko yon. Di kami talaga nagkakasakit ni Kuya. Minsan pupunta kami ng school, may mga lagnat kami, tatanungin ng teacher, bakit may lagnat kayo? Sabi na lola ko, wala akong sakit eh. Pero ngayon ko nare-realize. Pero pag sinasabi ko sa mga anak ko yun, sabihin nila, hindi naman effective eh. Kasi nasanay sila na nandito tayo lagi. Pero ako nung time na yun, pinapractice ko siya. So talagang napakaganda kahit na authoritarian siya. Lagi kaming may rules sa bahay. Kumikililing yung batingting ng lola ko, kailangan na sa pagkainang ka na. Kung hindi, mauubusan ka ng pagkain. Oh my, ganun yun. Mauubusan ka ng pagkain. So, lahat, kumbaga, nakasunod sa mga rules. Tapos, yung isa na sinasabi ko na best mom for me is my tita Shirley. Kasi yung tita ko naman, she's a teacher. Hindi siya nabiyayaan ng anak. Pero kami yung mga anak niya, yung mga pamangkin niya. Kasi talaga naman, grabe naman talagang mag-guide sa amin in terms of yung i-tutor niya bawat isa, mga bata. Ang naalala ko lang sa tita ko, doon kabataan ko talagang pinupush niya ako na dapat ganito ka, dapat ganito. Parang ang taas-taas ng mga expectations. So siguro, yun din yung nag-mold sa akin para mag-strive harder pa pagdating sa studies. So mahal ko yung mama ko. Pero nakakasama ko lang sila every, yung parents ko, every summer. So since grade 1 hanggang nag-college ako, wala ako sa kanila. So kung susumahin mo yung taon, mas marami akong taon with my lolo't lola and with my tita Shirley. Pero pareho ko silang mahal. Iba-iba nga lang paraan ng pagbibigay nila ng pagmamahal. So for me, sila yung second best mom. At sa ngayon nga, wala na yung lola ko. Ang dami niyang na-impart sa akin na pag nare-recall ko siya, very thankful pa rin ako. Kung noon, alam mo, natatawa ako, noon pinag-uusapan ng mga namin ng mga pinsan ko, kailan kaya mawawala si Lola? Parang ganun, ano? Kasi sobrang stricto niya. Promise. Tapos, hanggang kayong pag pinag-uusapan namin ng mga pinsan ko, natatawa na lang kami kasi umabot si Lola ng I think 84 or 82. Basta mahaba din yung lifespan ng grandmother ko. Pero very thankful ako sa kanilang dalawa. Yan. Yun yung aking second. Thank you so and much, my mom. Susan. Ayan, ang ganda ng mga experience natin. I-share ko lang sa inyo ang isang best para sa akin. Actually, dalawa in different ways. Yung lola ko, same. Yung lola ko at saka yung nanay ko, meron silang 13 brothers and sisters. So, yung nakita ko is 12 na lang, namatay daw yung isa nung before ako pinanganak. So, meron silang 12, no? So, yung lola ko, they bought 12 hectares of land, no? Para tag-iisa, just in case mawala sila, merong 12. Sabi, ba't daw 12? Tag-iisa lang daw. Kasi baka yung 13, hindi nila makayanan bayaran ang tax. Anyway, yun, 12. Pero meron silang rule. Ang house rule nila, pupunta ka doon, pwede kang tumira for temporary, no? Or kung mag-aasawa ka, siguro magbibigay sila ng isang kalabaw or something kung lalaki yung anak. Or may mga ganun na rules. Pero ang rules nila, ang babae, hindi pinag-aaral. Pag marunong ka na magsulat ng pangalan mo, tapos na, mag-alaga ka na ng kapatid mo. So yung nanay ko, umalis ng bahay kasi sabi niya, ba't ako mag-aalaga? Ang hirap-hirap ang alaga ng kapatid. Lagi, every year may anak. Pero yung lola ko, meron siyang rule. Ang sabi niya, ikaw, hindi mo kailang mag-aral kasi mag-aasawa ka rin lang. Ang tatrabahuhin mo sa bahay. Mag-alaga ka ng bata, ganyan gagawin mo. So you don't need. Dapat mong matutunan mag-alaga, mag-ano ng kalabaw, maglinis, ganyan, lahat-lahat. Then ang isang rule niya, pag ikaw is 18 years old na, wala ka na dito sa bahay. Kapag ka nag-asawa ka, wala ka rito.
Kapag nag-anak ka, hindi ako mag-aalaga ng anak mo. So yun ang rule nila. At hindi rin sila titira sa inyo. Yun ang rule niya. Hindi ako mag-aalaga ng anak mo. Nag-anak ka yan ang gusto mo, wag na wag kang pupunta dito. At kung may anak ka man na pumunta dito, pwede silang tumulong kung may gagawin sila. Pero hindi mo sila pwedeng iwanan dito na ako ang mag-aalaga. Wala siyang interest. Hindi sa interest, wala siyang... Pero yung 12 niyang anak, hindi minsan nang hihingi ng pagkain. Lahat sila may bahay, lahat sila may trabaho, lahat sila everything. Very good. Yung yes. Isa kong tita, yun naman yung nag-support sa amin nung mga bata pa kami kasi yung tatay ko nakadikit sa tita ko, no? So yung tita ko nag-asawa ng doktor, so maganda yung buhay niya. Then after a while, nagkaroon sila ng problem. But she is a very good mom. Talagang tinuturuan niya yung mga anak niya. Pero yun, hindi iba yung natutunan ko sa kanya. I learned something na from rich. Dati nung mga bata pa sila, meron silang lima daw yung ano, katulong nila, no? Nag-asawa siya ng doktor, ang ganda rin ang buhay nila. Hanggang dumating yung time na medyo na down sila. But from richness to nothing, kaya niyang i-handle. Oh. Hindi siya yung... Kasi noong una, yung nanay ko, yung naglalabas sa kanila, alam mo yun, kasi iba yung buhay nila. Nung time na nag-Japan ako, bago yung buhay nila, alam mo, sabi niya, Linda, ano bang magagawa ko? Ako na magluluto, ako na magaganyan. Alam mo yung change, change of life na kaya niyang gawin, so wala siyang ego. Wala ka makikitang ego sa kanya, at yan ang natutunan ko sa kanya. Kahit saan mo siya ilagay, she can handle situation. So yun. Yung mga family niya, syempre na, talagang binigyan niya ng gusto nila. So iba yung nangyari sa buhay. But yung tita ko, yun ang natutunan ko sa kanya. Wala siyang ego. Yan. So yun yung the best na. Isa rin na, may mga nakuha ako na kaiiba. Iba sa mga ano. So alright, so sana. Then okay, so anything na memory you had with your mother when you are younger, the best memory. So, sinong may mga best memory na nung bata pa kayo? Okay, tayo dyan. Ako siguro. Okay. Okay, yung may best memory. Yes. Walang best memory, okay lang. Okay. Yes. Okay, go ahead. Ako siguro. Kasi sabi ko nga, di ba, laki ako sa lola. So, iba yung pagpapalaki ng lola ko. So, sabi ko nga, di ba, pag may sakit ka, isipin mo wala kang sakit. So, one time, oo, so siguro high school ako noon. Siyempre, pag bakasyon, nasa probinsya kami, sa Kalinga. Kasi from Cordillera kami. Eh, nagkasakit ako. Kasi talagang taas-taas ng lagnat ko. So, pinipilit kong bumangon. Kasi sabi ng lola ko, isipin ko, wala akong sakit eh. Pero yung mama ko talaga, hindi niya ako pinabangon. Tapos, inalagaan ako. Tapos, maya-maya may dala-dala na siyang, tawag dito, milk. Parang breakfast in bed or something. Yun talaga yung best memory ko. As in, talagang umiyak ako noong araw na yon. Sabi ng mom, ikaw umiiyak eh. Simple lang naman to. Sabi ko, kasi sabi ni Lola, pag ganito, isipin namin, wala kaming sakit. Tsaka naiingkot. Kasi din ako sa mga classmate ko before, pag kinikwento nila na paggabi mag-aaral sila, titimplahan sila ng gatas, o kaya paghahanda ng parents. Ako kasi hindi ko naranasan yun. So that single moment, talagang hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Kasi yun yung nakita ko na kahit malayo kayo, ang nanay ibang-iba talaga. Iba talaga ang pagmamahal na ipapakita sa'yo. Yung kumbaga, ibibigay niya lahat para lang maging maayos ka, maging maayos ang pakiramdam mo. So, yun ang aking best memory with my mom. But I'm not saying na hindi ako masaya sa lola ko. Iba lang din ang pagpapalaki ng lola ko. But iba, ito yung aking na-feel, na-experience with my mother. So, yun lang. Salamat. Thank you, Susan. Ayan, ang galing. No, konting, yung moment na yun na hindi mo nakalimutan kahit konting bagay, no? Pinatira ka sa lola mo, yung konting bagay na yun na naiiwan sa puso mo at sa isip mo. Ayan, is amazing. Okay, go ahead, Miss Marisa. Ayan. Ako, iba yung best memory ko sa mama ko. Or, ano, yung sa mama ko, ha? Kasi, hindi, ano, dahil inutusan ako ng mama ko maglaba. Sa ngayon na inutusan niya ako maglaba, tapos nagagalit siya kasi sabi niya, ano ba itong batang to? Imbis na lalabahan, yung
yung nilabahan ay pumuti, mas lalo na ho. Mas lalo na ho. Parang relate ako dyan. Kasi yung ginagawa ko maglaba dati, yung, kunyari, dalawa yung langgana mo, tapos lalagay yun. Usually, hinuhugasan muna bago sinasabunan, di ba? Yun yung normal yung ginagawa ko para matapos. Nilalagyan ko na kaagad ng tubig, diretso sabon na. Kaya pala. Korka. Sabi ng mama ko, hindi ko maintindihan doon. Kaso lang mama ko, hindi nagre-reklamo yung todo-todong magre-reklamo kasi nga anak niya ako. Alam mo yun, yung, mm-hmm. yung tataka lang ako sa yuta, sabi sa akin, imbis na puputi yung nilabahan, bakit lalong nangingiti? Nangingiti. Ngayon, pag naalala ko, parang ano, parang matatawa na lang ako. Para sa akin, best memory yan kasi, alam mo yung, alam mo yun, yung kahit pala ano, kahit pala, although nagagalit siya, pero andun pa rin yung, tinatanong niya ako ng maayos, bakit ano, imbis na puputi yung nilabahan, bakit nangingiti? Mm-hmm. So alam mo yung kapag naalala, yung parang usapang imadakara, parang maalala mo, ay, ngayon natatawa ka pala na. Kasi parang matatawa ka na lang dahil hindi naman siya totally nagagalit, although galit, pero hindi yung talagang sasaktan ka dahil galit. Bakit ganun? Or kung anong sasabihin sa'yo? Ang tanong niya sa akin, nagtataka ako, bakit? Imbis na pumuti yung lubahan, bakit nangingitim? Tapos, meron pa nung ano ay, meron pa sinasabing ibilad, nakababad sa sabon. Oo, kasi sabi nila pumuti kasi yun eh, pag yung, diba, sinabon diba? Mo, ibibilad mo siya. Ibilad ko pa yun. Ano, ikukula eh, ikukula ang tawag dun eh. Oo. Puputi siya. Kaya, hindi. Ang pag sinabong ko yun, basta nibibilad ko na lang yan doon. Ganun. Basta isukukusto ko yun. Pero sabi niya, at saka hindi ko pinapalitan ng tubig. So, para sa akin, mother is mother talaga. Best memory sa akin yun. Para sa akin. Ako, wala akong maalalang memory eh. Kaya I cannot share. How about Miss Sheila? Sa lola ko naman, iba naman yung ano, sa lola ko. Parang hirap talaga. Pero para sa akin, best memory ko pa rin yun. Kasi parang kapag naghirap ka nung bata ka pa, so maghirap ka man pag lumaki ka na, parang kaya mo rin dalhin. Yes. Ano yun? Mm-hmm. Ako hirap talaga. Hirap. Yung memory ko sa mother ko, puro hirap eh. Puro ano, alam mo yun. Pero yun yung naging ano eh, naging susi. Kaya siguro ganito ako katapang. Mm-hmm. So iba-iba. Kami, ako ngayon, di ba? Kasi ako, gustong-gusto kong tumangkad. Tapos may isip-isip ko, bakit hindi ako tumatangkad lalo? Kasi naisip ko kasi pala, siguro nung bata pa kasi ako, pumupunta kami doon, kukuha kami ng, alam mo yung nipa, yung sa Bisaya atop, yung ginagawang dun sa may malapit sa dagat na maputik ganyan. Tapos pupunta pa kami sa bundok, kukuha kami ng bamboo para gagawin yung para magawa namin yung nipa. Ano yung bahay-bahayan ganun, nipahan. Yung sa bubong, oh, parang yung bubong, gagawin mo. Para meron kayong ano. Ng bahay ninyo. So, walang sim sa bundok. Ganun. So, yun yung ano. Pero, since bata ka pa noon, parang mararamdaman mo na, masarap din pala yung ganun. Although, hirap talaga. So, iniisip ko, siguro hindi. Kaya siguro hindi ako masyadong tumatanggad. Kasi, alam ni isa yan, naranasan din yan yung magpapasan kami ng ganun kalaking ako ano, yung anong tawag yun? Yung batya na puro ano nilabhan na halos hindi ko maiganon yung ulo ko kasi sa bigat kaya hindi siguro ako lumaki. Kasi ang bigat talaga niya, grabe. Naranasan din yata ni Sisa yan. Tapos nilalakad ko isang oras, 'di, mula sa bahay namin hanggang sa ilog.
Alam mo yun? Ganun katindi. So, yun pero yung experience natin, Miss Sheila, meron kang gusto mong i-share? Ikaw, Sheila. May na siguro yung signal. Oh. Ay, yung linya yan, siguro. Ako naman, i-share ko lang yung nanay ko, ang best experience ko sa kanya. Yung last nung umuwi ako sa bahay, itong after kung nag-retire ng mag-OFW ako, di tinuturuan ko yung, ano, choppy daw si Miss Sheila. Tinuturuan ko yung mga pamangkin ko, no? Na, hello, Sanchez. Ayan. Ah, choppy eh, choppy. Ah, okay, okay, Miss Sheila. Okay, so ang ginagawa ko, tinuturuan ko magprito at saka mag, ano, ng washing machine, maglaba yung pamangkin ko. Di, ayan, di magprito. Sabi ko, yung prito, ilagay mo, yung oil, pag medyo mainit na ilagay mo, takpan mo, no? Sabi ko dun sa pamangkin ko, para kayo na ang gagawa ng sarili niyong gawain. Pwede kayo magluto, magprito, magadobo, or whatever. So, tatakpan mo para hindi tatalsik, tapos malayo ka, pag narinig mo nang wala nang ingay, saka kalalapit, saka mabubuksan. Tapos, maglalaba ka, punta ka dun sa taas, ganito, pipindutin mo yung washing machine, then ganyan, ilagay mo 1 hour or whatever, fast or slow or whatever, then okay na. Alam mo nung tinuturuan ko yung ano pamangkin ko, ibig sabihin, apo niya yon, no? Saan ka pupunta, sabi ko sa nanay? Umiiyak, umiiyak. Ba't ka umiiyak? Sabi ko. Yun pala, kaya siya umiiyak kasi pinipilit, parang pinipilit kong turuan yung bata. Siya na daw ang gagawa. Sabi ko, wag ikaw ang gagawa, siya nga ang gagawa. Kaya niya nga yan. Umiiyak, iiyak siya. Tapos nung sunod, ba't ikaw umiiyak? Hindi naman ikaw yung pinapagawa ko, ganun. Naano siya, ba't ko pinapagawa? No? Then, maglalaba, no? Magpipindot. Di, nasa taas ang labahan namin, nasa ano, dun sa may rooftop namin. Aakyat. O saan ka pupunta? Dun lang sa, hindi, huwag kang aakyat kasi yung pamangkin ko nga ang gagawa eh. Titingin ako, step one. Andun na siya sa unang step. Saan ka pupunta? Hindi, nga, may titingin lang ako sa yung sinampa. Hindi, huwag kang aakyat kasi alam ko gagawin niya. Hindi pa ako, nasa, mamaya, pagtingin ko, nandito na siya sa fourth. 1, 2, 3, 4, pang-apat ng, ano, na step. Saan ka nga pupunta? Huwag ka nga pupunta. Hindi. Pagtingin ko na naman, nandun na siya sa taas hanggang tumakbo na papunta sa taas. Alam mo yun yung experience na hindi ko makalimutan. Sabi ko, samantalang iniiwan kami noon nung mga bata kami. Ito yung pagkain nyo sa ilang araw akong wala, bahala na kayo dyan. No? Pero, yung sa, ang lola pala sa apo is iba. Yun yung, dun ako natatawa kasi kahit sinasabihin mo siya, boom, stop siya. Pagtingin mo, nandito na siya sa pang-apat na ano step. Pagtingin ko na naman, kasi isasig yung kapo na siya, tumatakbo siya. So yun yung, sabi ko, nakakatuwa ang magulang minsan. Magulang para sa anak, magulang para sa apo is iba. So yeah. Sabi ko, ba't sa amin masyado kang istrikto? Ba't dyan sa mga apo hindi? Pero alam mo, ang nangyari kami, yung kapatid ko lang na lalaki kasi na-disgrasya siya, kami ng dalawa kong kapatid na babae, nabubuhay kami ng maayos. Kasi naturuan niya kami ng security. Mm-mm. So nalagay namin sarili namin sa secured. Yun ang magulang. So yun yung iba yung naituro sa amin ng magulang namin. And that's mom. So okay, so yun yung mga ano natin. So eto, what is the thing you wish you did when you were younger with your mom? So yung mga nanay, ako yung nanay ko kasi namatay na. So yun. Yung mga you wish ninyo na nagawa nyo na baka pwede pang gawin. So Any, sinong gusto mag-share dyan? Wish nyo na nagawa ng bata pa kayo. Ako kasi hindi ko talaga nakasama yung nanay ko, no? So, ngayon, hindi talaga kami magkasundo, no? Nagtalo din kami last week. Nagtalo din kami last week. Normal lang siguro yun, be. Normal yun sa nanay, kahit ano, magtatalo din. Oo, ngayon. Oo, kasi hindi talaga kami, hindi siya nagpalaki sa akin, hindi ako sa kanya lumaki. So, talagang alam mo 'yon, maraming kumbaga hindi na
mahirap isa-isahin kasi kumbaga kakaiba yung story ko eh. So ngayon, simula nung nagkaanak ako, doon ko lang kumbaga parang doon ko lang siya napatawad eh nung nagkaanak ako. Doon ko lang siya napayagan na pumunta sa bahay ko, no? Simula nung nanganak ako. Kaya lang hindi pa rin maraming bagay na hindi kami talaga magkasundo. Hindi kami anong tawag 'yon? Pag may mga sinasabi ako, hindi kami nagkakatugma. So ngayon, para sa akin, ang naisip ko na lang is, kasi matanda na, di ba? Kahit na naggagaganyan-ganyan siya, kahit alam ko na mali or tama, ang ginagawa ko na lang talaga, binababaan ko na lang ng phone. Tapos, palilipasin ko yung ilang araw, yon. And then, sasabihin ko, okay na ba? Okay na ba si Madir? Okay naman. Ayan, and then, yun nga, ang gusto ko lang ngayon, yung kung ano yung mga gusto niya, maibigay, kahit simple lang, ganon, kasi may edad na, wala na eh, hindi na mababago eh, kasi yun na yung kinatandaan niya eh, di ba? So, yun, kaya nga kanina, kasi Mother's Day, nawala sa isip ko na Mother's Day, sana kahapon, no? Hindi ako nakapagpadala ng pang-pa-Mother's Day. Kaya ngayon natataranta ako, sarado naman pala lahat dito. Kaya ang hirap. Hindi ko naman makontak yung kapatid ko sa Pilipinas. Para sila na lang muna ang mag-abono. Alam mo yun? So yun, gusto kong maging masaya siya kasi alam mo naman ng mother, sabi ng nanay ko, hindi ko kailangan ng ang mono. Ayaw daw niya ng anything. Ayaw niya din ng reserve. Ang gusto niya, cash. Alam mo naman mga nanay. Akala ko sasabihin niya, ang gusto niya, tumawag ka man lang sa akin na sabihin mo ako. Cash pala talaga. Diba? O natawa ka, no? Cash, ang gusto. Wala akong makontak. Kaya ang sabi ko, Monday na lang para siguradong sure. Kasi wala na eh. Giri-giri na. Sarado lang. Akong anak. Hello, Tan! Hi, Tan! Ay, naku, ang super, so Superman. Really fun, like, question. So, okay, so yan yung question. So, ano yung things that you wish you did when you were younger to your mother? Oh. Mm. Sino naman? Ano yung... Ba muna, Sisa! Hindi mo nagawa na, mahina daw yung, Miss Sheila, yung dem, yung Miss Susan kaya. Oh. Mm. Ako siguro ang na-recall ko lang, nag-request yung mom ko before, siguro elementary ako noon eh. Sabi niya, dito ka na lang mag-aral sa Kalinga. So, pumayag na ako. Actually, pumayag na ako. Kasi feeling ko naman, pareho lang naman, wala naman. Kumbaga, syempre, gusto mo rin makasama yung parents mo. Tsaka, ang iniisip ko, yung education naman, kahit nasaan ka, nasa bata naman yan eh. Kahit kung gusto mong maging magaling ka, magiging magaling ka. Kaya lang, hindi ko nagawa. Kasi sa Kalinga, kung familiar kayo sa culture ng Cordillera, meron kasing that time nagkaroon ng tribal war. So, nagkaroon ng tribal war. No, it's not a tribal war. Merong nangyari dun sa Kalinga na merong namatay, and then nakita ko talaga yung kapatid ng namatay na talaga from Bontok kasi. Nakita ko kung paano niya hinanap yung pumatay dun sa kapatid niya na talagang pinarada dun sa buong baryo. Kasi ganun talaga yan, paparada niya, tapos pinatay niya rin, basta ganun, something like that. So, kitang-kita ko siya, so parang nagka-trauma ako. So, every night, nananaginip talaga ako ng ganun. So, sabi ng mama ko, kahit na gustong-gusto niyan doon ako mag-aral, sige, bumalik ka na lang sa lola mo, baka hindi lang daw ako maging maayos, kasi nga, lagi na lang ako umiiyak sa gabi kasi nakikita, parang nai-imagine ko yung nangyari. Kasi bata ka, tapos nakita mo yung morbid na murder talaga during that time. So, which is sa Kalinga kasi, di ba, an eye to an eye, di ba, ganun nga, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, ganun sa kanila eh. So, parang okay lang sa kanila yun. So, parang yun, nagkaroon ako ng post. Yeah. So instead na mapagbigyan ko yung father ko na doon na ako mag-aral, bumalik ako ng Manila. So siguro, iniisip ko lang, kung doon ako nag-aral, siguro mas marami yung time being with them. Pero
okay lang din naman kasi with my lola, marami din naman kaming naging maayos din naman kami. And in fact, without my lola and lolo, and without them, without my tita Shirley, siguro wala ako ngayon sa kinalalagyan ko ngayon. At yung parents ko naman ngayon, nasa akin naman na. So, ganun lang siguro talaga. May mga sacrifices lang na dapat gawin sa buhay. Kasi di ba, hindi naman tayo lahat na pinanganak na talagang may kaya o mga Sobelde Ayala. So, kailangan may magsakripisyo. So, lang na naramdaman yung sacrifice ng mama ko na kailangan niya kaming ilagak dun sa lolo at lola namin para ma-continue namin yung education namin. So, ganoon. Yun na yung aking naalala. But it's okay na okay na rin naman. May way sila na so, yung sacrifice para sa safety ninyo. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. How about Miss Marisa? Anong masishare mo? Meron pa rin here? Sama ako kasing anak eh. Ano ba? Ano yung... Ano yung mako kasi? Alam mo, may pagkasawail ako dati. Ano yung ano, sumusunod ako sa kung anong ituturo sa akin. Kung ito gawin mo to, yung ganyan, yung kahirapan sa buhay. Pero andun pa rin yung pagkasawail ko. Like yung mga... imadakarairo na eh. Ngayon kasi pwede ko nang sabihin. Okay, fine. Sasabihin ko. There was a time na nanghingi ako ng lola ng pera sa lolo ko. Tapos, hindi ako binigyan. Tapos, binigyan ako yung kunyari, nanghingi ako ng 10 piso. Binigyan ako ng 5 piso. Pero alam ko may pera. Alam mo yon? Yung alam mo kasi. Tapos, pinunit ko yung pera. Yung sinasabi nila masama, hindi ko alam na masama yun. Pinunit ko yung pera, oo. Na ano, pinunit ko yung pera, pero hindi ko alam na masama pala yun. Kumbaga, kasi inisip ko parang wala lang. Yung, na, wala naman talagang hatred na ano, na yung super duper na hatred. Pero yung sa akin, yung parang, kabata. Parang ano lang ba na, Bakit hindi niyo ako bibigyan ng ano kailangan ko? May pagka-spoiled din ako ng konti. Although, ano, so, sabi, ba't hindi niyo ako bibigyan ng gusto ko na ganun? Eh, alam ko namang may pera. Pinunod ko yung 5 piso kasi 10 piso ang kailangan ko. Yun, yung parang ano, parang hanggang ngayon, dala-dala ko yung ano na takot ako doon na sabi nila, masama yung ginawa mo. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Sana hindi. Na, baka maghirap ako, na baka dahil masama yun, magabaan ako, na ganun. So, baka, alam mo yung dala-dala, all my life, dala-dala ko yun. Takot na takot ako, baka maghirap ako nang dahil sa ginawa ko na yun. Yung ganun, baka magabaan ako, makarma ako, ganun. So, eh, although hiningi ko na yun ng ano, nang tawa dun sa lola ko. Kahit hiningi ko na ng tawa dun. Iba yung pinatawad ka na ng lola mo, tsaka iba talaga yung makarma ka or yung gaba, yung saan sa tawag sa Bisaya, yung ano, yung galit ni Lord sa'yo. Alam mo yon? Takot ako noon hanggang ngayon. Kaya sabi ko, sana hindi ko ginawa yun para hindi ako mag-isip na baka makarma ako pagdating ng panahon. Alam mo yon? Yung ganun. Ganun naman talaga pag mga bata tayo eh. May mga nagagawa tayo na ano talagang bakit after nun sasabihin mo bakit ko ginawa yun, di ba? Bakit ko ginawa yun, ganun. Sa akin naman yun, ang sa akin lang is gusto ko lang dagdagan nila. Dagdagan gawin sampo, pinunit mo. Gusto ko lang dagdagan kasi 10 piso lang hiningi ko, bakit 5 piso ibibigay? Buti siguro sana pala binigay na nila yung 'di ba may 5 piso na ano na buo. Yeah. Wow. Meron. At saka yung 10 piso na ano, 'di ba meron yung buo din. Oo, kahit ano hindi ko mapupunit 'yun. Ay, oo. Kailangan ko 'yun hanggang iniisip ko hanggang sana hindi ko ginawa 'yun para wala akong iniisip na yung fear ba. Na yung sa baka magabaan ako yung ganun kasi sabi nila masama daw yung magabaan ka ganun. Listen mo na yung fear kasi oo tagal ko na yun so ano na yun wala na about kasi napagsisihan mo na yun
malakas na yung wifi mo or mahina pa rin? Mahina pa rin. Ayan, shot. Nag-change na ako, sound check. Okay ba? Anong topic na ba? Nawala okay. Na ako. Ano bang topic? Share ka. Ano yung things na sana ginawa mo nung bata ka pa? What are the things that you wish you did when you were younger with your mom? Ano yung sana ginawa mo nung bata ka? Kung maibabalik ang panahon, parang ganun. Ay, yes. Kung maibabalik ang panahon, no? Yung pagiging healthy food. Yung pagiging, alam mo yung kasi, syempre, di ba, or siguro talagang dala na ng panahon, no? Kung nagiging ano lang, nagiging aware sa pagkain para hindi nahihirapan doon sa mana na sakit na ayaw nating manahin ba, 'di ba? Kasi parang kung pwede lang ibalik, no, yung mga pagkakataon na 'yun kasi syempre kasagsagan nga, no? Yung ano eh, yung yun yung gusto kong ma-check sana, no? The time na nung kapanahunan nung kabataan pa na healthy ang pagkain. Although kahit nasa probinsya kasi, syempre, minsan may mga, especially yung mga very, ano, sa mga salty food. Pero tanggap na natin yun kasi syempre, yung ano pala, paboritong-paborito natin kainin. Ginamot. Diba? So, talagang siya yung ano, yun yung pinaka ano, laging nasa pagkainan niyan. Lagyan mo lang, sawsawan mo lang yan ng lagyan mo lang yan siya ng bagoong, di ba? So ito yung tipong ano talaga, no? Ang sarap kasi ng makakapagkain pag ganung ano eh, ganung nandiyan sa lamesa, di ba? Yan yung isa na kung pwede lang eh noon pa eh na iiwasan. Kasi siyempre, no, yun nga, ngayon eh, talagang yun yung na dinadanas ng nanay ko, yung sakit-sakit, tuhod, no, tapos ito pa nga, unprepared pagdating sa mga ganitong golden years, di ba? So, yun yung ano, yun yung isa sa, kung maibabalik ko lang yung panahon na yun. Okay ba? Okay ba? Nawawala yata ako? Hindi, okay, okay. Sana ayos lang? Okay na siya. Mm-mm. Ayan. So, yun. Yung health, no? Isa yan. Ako naman, ang isang gusto ko na sana, kung maibabalik lang yung panahon, no? Na sana I wish na hindi ako nagtagal ng 19 years sa Japan. Kasi, alam nyo, yung umuwi ka, tapos mawawala na pala yung magulang. So, kaya ka nag-abroad kasi gusto mong mabigyan sila ng magandang buhay. But, sabi nga, may story nga si John Maxwell, na sabi ni John Maxwell, yung nanay daw, may isang nanay. So, para makaka-relate sa akin. So, yung isang nanay, yung anak niya, is lumayo, pinag-aral niya, ganon. So, nagpunta ng kanilang journey para mag-asenso, no? So, yung dalawang anak, naging asensado, no? Asensado yung dalawang anak. Ngayon sabi nila, Mother's Day. Kumbaga, Mother's Day. Regaluhan natin ang nanay natin, no? Ng ano bang iregalo mo? Eh syempre dalawang professional na anak. Sabi ng isang anak is bibigyan ko ang nanay ko ng the best, no? So yung isang anak kasi parehas professional. Isang anak binilan niya ang nanay niya ng napakalaking bahay, ang ganda-gandang bahay. Binilahan ng Mercedes Benz at may driver pa. Sabi niya, "Eto ang regalo ko sa nanay ko, sa nanay natin." Sabi ng sige. Ikaw, ano naman ang regalo mo? Meron akong regalo sa nanay natin. Surprise, no? So yung isa, ang niregalo niya is parrot. Parrot ang regalo mo after na nag-success ka na sa buhay mo. Ako, ang regalo ko sa nanay natin, isang malaking bahay, isang Mercedes-Benz brand new at my driver. So ngayon, sulat sila. Sabi ng nanay, sulat sa kanila, "Thank you, anak. Sabi, niregalo mo sa akin, I really appreciate," sabi ng nanay. "Ang ganda ng bahay," sabi. "Alam ko na talagang pinaghirapan nyo to, binigay nyo sa akin. Ang laki-laki ng bahay, ang ganda-ganda. Ang problema, anak, matanda na ako. Hindi na ako makaakyat sa kwarto, sa taas, no? Hindi na kaya ng aking tuhod," sabi. "At ang laki-laki ng lilinisin," sabi ng nanay, no? "Ang laki ng bahay, hindi ko na kayang maglinis.
At yung sasakyan, ang ganda-ganda, wala naman na akong pupuntahan. At yung binigay mong driver is ansungit. No? Sabi ng nanay, but anak, thank you so much, sabi niya. Sa pangalawang anak, ang regalo ng anak na isa, ang nirigalo niya sa nanay niya is isang parot. Binili niya yung parot, gumastos siya ng $100,000 para i-train yung parot dahil yung nanay niya is religious. Nagbabasa ng Bible, pumupunta ng simbahan. So yung nanay niya, mahina na ang mata, mahina na ang katawan, mahilig sa magbasa ng Bible. So pinatrain niya itong parot, no? Pinatrain niya, binayaran niya na i-train ang parot, gumastos siya ng 100,000, ng 5 million, no? Para i-train yung parot, na pag sinabi ng nanay, gusto ko ng ano, ng John 3:16. Na-memorize ni parot. Sasabihin ni parot kung anong sinasabi sa verse. Pag sinabi ng nanay niyang Matthew 2:14, alam ni parot sabihin. So, talaga sabi niya, talo ko yung ano, yung kapatid ko kasi ang regalo ko ito yung gusto ng nanay ko. Yung isa naman gusto niya ng bahay para sa nanay niya at saka may driver ng Mercedes Benz, no? Brand yung binigay niya. Yung isa parot. Ngayon ang sagot ng nanay, no? Pinadala. So, happy siya ang nanay ko, hindi na yan ang nangangailangan ng ano, ng mga material, no? Ang nanay ko, ang gusto niya ngayon, matanda na siya, is Bible. Hindi niya na nababasa yung Bible para pag sinabi niyang parot, ano ang ibig sabihin, basahin mo nga ang verse ng ganito ng Bible. Boom, babasahin mo. Kasi yung parot, minemorize niya ang buong Bible, no? Ngayon, nagsulat ang nanay, thank you anak. Sabi niya, ang kapatid mo, pinadala na ako ng bahay, ganito. Pasalamat ako, napakalaki, ganyan nga. Hindi ko na nalilinis, hindi ko naman, halos hindi ko na mapunta ng taas, hindi na ako makaakyat. At wala naman akong pupuntahan, ang driver is masungit, sabi niya. Ay, ikaw talaga anak. Ikaw lang ang nakakaalam ng aking gusto, sabi niya. Thank you so much. Talagang ikaw talaga ang anak ko na alam mo talaga ang gusto ng iyong nanay. Ano, masayang-masaya siya. Alam mo, ang sarap ng chicken na pinadala mo sa akin. Tininola. Tininola pala ni nanay yung chicken. Ang sarap ng chicken na pinadala mo sa akin, sabi niya. Yun pala yung nanay. Alam nyo, simpleng-simple lang pala ang gusto niya. Tinola pala. Tinola. Ano? So itong story na to, nakarelate ako. Minsan ko ano-anong binibigay natin sa magulang natin. Yes. Hindi naman pala niya. Oh, yeah. So ako, ang isang sabi ko na sana nagawa ko, kung maibabalik ang panahon, is hindi ako mag-i-stay sa Japan ng 19 years. Because in 19 years in Japan, yung pera na naipon ko is nawala din. Wala namang nangyari actually. Oh, nagkaroon ako ng bahay. Hindi naman ako nakatira sa bahay na binili ko. Mm-hmm. Diba? So yung relationship, yun yung sabi ko kung maibabalik lang is ibabalik natin. So anyway, so yan is natutunan ko kay John Maxwell. So, wala ko nagkaroon ng isip. Hindi pa, dapat pala alamin natin ano ba ang gusto ng nanay natin. Hindi yung gusto natin para sa kanila. Kasi minsan iba yung alam natin. Akala natin gusto nila yon. But actually, we didn't know what they want. Then, okay. Oh, ngayon, oh, ano? About the mother, no? Alam na natin yung sana nagawa natin. So ngayon, dahil yung katulad ng nanay ko, gusto ko man gawin, wala na yung nanay ko, no? So ngayon, tayo, kayo nandito, kayo yung mga nanay. Ano yung wish ninyo na gawin ng anak nyo sa inyo? Or kung hindi man direct, at medyo nakakayang i-direct, no? So ano yung advices nyo sa mga children? Ayan, kayo ang mag-advise. Ako, wala akong may advice. I'm not a mom. Ako, ang gusto ko lang naman, ang gusto ko lang talaga, paulit-ulit, isa lang talaga yung pinagtatalunan namin. Kapag sinabi ko, gusto ko gagawin niya kaagad. Ayoko yung mamaya na lang, tas aabutin ng 2 araw, 3 araw, hindi pa rin nagagawa. Yun lang. Yun lang ang problema ko talaga sa anak ko. Napaka-simple. Kaya sabi ko sa kanya,
yun lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Bakit lagi tayo nag-aaway dahil lang dyan, paulit-ulit, mula noon hanggang ngayon. Yun lang talaga. Huwag kang mag-alala dyan. Hmm. Hindi lang isang araw yung sa akin. Ang sinasabi ko, buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, bago gawin. Oh, yeah. So, minsan, alam mo yung, parang susuko na lang ako, ah, iba na talaga mga ano ngayon. Ang mga bata ngayon, hindi kagaya sa atin noon na, pag isang sab, yung minsan kahit hindi pa nga sinasabi ng nanay natin, ginagawa na natin para susunod ka, meron man tayong hingin. Diba? May kumita tayo, diba? Mm-hmm. Iba na mga bata ngayon. Iba na mga bata ngayon. Sabi niya ganito, sabi niya sa akin. Buko, anak, sige na, bunutan mo na ako ng buhok ko sa kilikili ko. Bigyan kita ng ano, ng 1,000 yen. Alam ko nang sagot. Kahit 1,000 yen pa yan, hindi ko yan bubunutin. Ayoko nga, tinatamad ako eh. Kahit 1,000 lapan, hindi niya bubunutin. Oo, sabi ko, mabuti pa nung ano, 5 years old ka eh. Talagang pagsin ko, anak, massage mo si mama. Ah, pandali siya ng massage. Tapos pag, anak, bunutin mo. Pandali siya. Bunutin mo, pinipicturean ko palabi. Nagbubunot siya, di ba? No? Natatandaan mo, sinesend ko sa'yo. Ngayon, hindi na, ayaw na. Be, muwi ka sa Pilipinas, be. Kahit buhok ka lang, ibibigay mo, be. Ubus, yung ano, bubunotin sa'yo. Bakit hindi mo maubos? Tapos, alam mo ba, ang natawa pa ako, kahapon, bumaba. Kasi hindi siya, kasi 'di ba Golden Week holiday, 'di ba? Anong nung ano pala nung last day ng holiday kasi may pasok na kahapon. Sabi niya sa papa niya, "Papa, massage mo yung kamay ko." Ito namang ama, massage naman siya. Eh nakaupo ako, nagkakape ako. Sabi ko, "Bakit? Bakit kailangan i-massage?" Alam mo ko 'yung sabi niya? Mula kanina, sabi niya ganun, mula kaninang alas 5 hanggang ngayon, 11 o'clock na ng gabi, nag-aaral ako. Ang dami kong sinulat. Kaya masakit yung kamay ko. Kaya, i-massage mo ako. Massage naman yung ama. Baliktad. Nakakatawa. Ganun na yung generation, ha? Sabi so, yun ang ano, ang wish ninyo yung sana gawin kaagad yung offer. Oo, gusto ko labi yung, pag sinabi ko, oh, anak, yung ano, yung mga underwear mo, nalaban mo na ba? Ganon. Gusto ko gagawin na yan. Anak ko dito, mabilis. May wine palagi. Refill. Mabilis. Very good. Akin na. Yan eh. Very good. Ano ko? Gusto ko tama ni... Yung ano, wish. Ganyan. Parehas ba kayo ng wish nila? Ano nila? Talaga ang wish ko. Ikaw mismo na. Nakakatawa yung anak ko. Kapag may hiningi sa akin, parang ano, alam mo yun, yung lapit. Sipag. Natawa ko din sa anak ko. One time, naghingi sa akin ng bag, regalo sa girlfriend. Galing pa sa nanay. Bumili naman ako. Bumili ako ng bag, regalo sa girlfriend. Nanay wala pa yata, isang buwan ko walay. Magpapabili na naman ng bago. Nice to meet you, sis. Yeah. Ayun. Nakatuwa. So, iba na. So, ngayon parang ano ngayon, hindi. Sabi ni Suisa, my only wish is magkaroon ng mabait na mapapangasawa. Magkaroon ng mabait na mapapangasawa. Huwag muna yung asawa, tagal po eh. Ayaw. For long term yung iniisip ni Beshi. Long term. Oo. Ako tinatakot ko eh. Tinatakot ko yan eh. Sabi ko pag nag-asawa ko, tingnan mo si mama. O, di ba? Gagawin yung gawaing bahay. Di ba? Sabi niya, oo nga eh. Tingnan mo, no? Sabi niya, Jordan dyan na yun. Pag nag-asawa ka, ano, yung lalaki, pagdating galing sa work, uupo, haharap sa TV, manonood ng TV, tapos yung wife, magsiserve ng coffee, tapos maglilinis, maglalaba, magluluto. Ay! Sabi niya, ayaw niya. Sa una lang daw mabait yung mga boys. O baka magiging katulad ko sa akin si Naomi. Sinorture mo naman yata eh. Sinorture mo. Sabi ko, sana tuloy-tuloy na yan. Okay, let's hear from Miss Susan. Ano yung wish mo, Miss Susan, sa iyong anak? Or sa mga papa? Ikaw, Miss Susan.
Actually, ano kasi iba yung generation talaga nila ngayon. So relate ako sa mga experience ng other mommies. Sa kanila ngayon, very common yung wait yung mga ganun. Not like before, natitigan lang tayo eh. Talagang alam na natin. Ay, tayo na tayo eh. Oo, takot na nangitinginig na tayo. Tapos pagsasabihan mo sila, ng panahon ko, ako ganyan-ganyan, may dahilan agad sila. Iba yung panahon mo, nanay. Iba naman ngayon. So, ganun din siguro. Yun lang, yung alam naman nila kung anong gusto ko. So, gusto ko lang yung dapat gawin lang din nila kung ano yung tama. Pero yun nga, nasasanay na ako minsan ng wait. O minsan, pag yayain mo ng kumain, ayaw pa. Bahala kayo dyan. Magutom kayo dyan. Gaganan ko na lang. Pero, at least as much as possible, pinapractice namin na sana, pagkain, katulad dati na sabay. Kaya minsan tagal din naming mag-wait. Sabi nga ng nanay ko, "Bayan, di pa kayo kumakain? Hinihintay namin yung mga bata para sabay-sabay." So parent na nag-aantay. Alam mo ano, minsan naman kami inaantay. So two-way din. Minsan ako yung inaantay, minsan sila yung inaantay. So nasanay na dun sa wait. Either way, either ako yung antayin, sila yung antayin. Alam mo, maganda sa akin mo. Pero alam mo, minsan, iba na rin si, although may katigasan ng ulo, iba na rin sila mag-isip, men. Tama. Ano kung para sa mga bata noon, na ang mga bata nung kagaya natin, meron tayong mga fear. Alam mo yun, yung kunyari, mga bata noon, galing probinsya, pumunta ng Maynila, may takot pa. Yung mga tao ngayon, lalo na yung kapag nakapag-aral sila, parang kaya na nilang dalhin yung sarili nila. Hindi tayo natatakot. Yun lang yung maganda rin sa kanila ngayon. Oo. Yung maganda na nakita ko sa... Yes. Yung maganda na nakita ko naman sa anak ko, one time, natulog yan sa friend ko. No, nung matulog siya doon sa friend ko, nakita niya na hindi sabay-sabay ng pagkain. Mauuna yung husband, tapos darating yung anak, kakain na yung anak. Hindi sila sabay-sabay, jumpang sila na kumakain. Diba? So sabi niya, pag umuwi dito sa bahay, malungkot sa kanila, mama. Sabi ko, bakit naman anak? Kasi hindi sila sabay-sabay kumakain. Ayoko yun. Ayaw daw niya. Kasi sa amin... Oo, sa amin kasi talaga, sabay-sabay, sa ayaw at sa gusto niya, pag hindi siya bumaba, tinatalakan ko yan, nandiyan ako sa hagdan, tinatalakan ko. Hindi ka pa bababa? Gusto mo kalad ka rin kita dyan? Ha? Naghihintay yung pagkain? Ha? Ano? Kakain ka? O hindi kita pakakainin buong araw? Gusto mo? Bababa ka? O hindi? Isa? O yan, tumatakbo na siya pababa. Kung pag hindi ka bumaba ngayon, huwag ka na kumain. Ganon. So yun, nung nakakain siya doon sa friend ko, natulog siya doon, yun, doon niya na-realize, malungkot daw yung mag-isa lang na kumakain. Kaya pag ano, sabay-sabay kami talaga. Yun yung maganda. Kailangan ano. So yung mga bata, parang meron silang ang galing na nga ng mga millennials ngayon. Millennials. Yung way ng pag-iisip nila iba na. Okay. So yun yung pag-iisip nila. Meron tayong mga bagay na hindi natin magustuhan, pero meron ding bagay na hahanga tayo. Okay. Meron. Oh, so, meron. Sa tingin nyo ba, bakit ganun yung pag-iisip nila? At ano yung, sa tingin yung best na strategy na pwedeng gawin ng mama para yung anak niya malaman ng anak na yung mama, ito yung gusto niya? This strategy. Ang depende anak ko alam mo. Sa occasion, depende sa sitwasyon nun. Yun. Eh, ang anak ko mahirap mag-search sa Google. Ako, ang isa kong ano, bakit yung during the time na talagang ganito yung ginagawa ko sa nanay ko din, di ba? So, but nag-work ako para sa nanay ko. Yung iniisip ko talaga yung para sa nanay ko. Ano ba yung gusto ng nanay ko? Ano yung ano ng nanay ko? Kasi ang nakita ko yung paghihirap ng nanay ko. Nakita ko yung dedication. Nakita ko yung paghihirap. Alam nyo yun? Yung ang tatay ko noon, nakikita ko. Kahit mahirap, lagi silang nag-aaway. Dapat nga, ang isip ko ay lagi yung nag-aaway. Hindi maganda. But I pick up ko yung paghihirap niya. Alam niyo yung paghihirap na talagang nandyan siya pag 6 o'clock, sabi ng tatay ko dapat wala sa labas, talaga nasa bahay na siya. 6. So nakita ko yung ginagawa ng nanay ko na
sabi ko, pag ganito ang ginagawa ng nanay ko, I have no other reason para maging bad ako sa nanay ko. Noon naalala ko, meron akong parang boyfriend, no? Sabi nung ano, dun, dito ko na matulog. Di, sabi ko sa nanay ko, sabi ko, pwede ba magtawag sa phone? Paalam ako, dito na ako matutulog, manunod kami ng movie. Sabi ng nanay ko, tatalon ako dyan sa ano, sa river pag hindi ka umuwi ngayon. Alam mo ginawa ko, iniwan ko talaga. Tumakbo ako, ang layo ng tinakbo ko. Jeep, walang jeep, gabi na eh. Tumakbo talaga ako kasi tatalon ang nanay ko sa ano, sa river. Meron doon ano eh, yung may merong bridge, tatalon daw siya. Talagang tumakbo ako. So yun yung nakita ko, ang nanay ko, sa paghihirap ng nanay ko, hindi pwedeng, hindi, babaliwalain ko to. Bad girl ako, be. Medyo bad girl ako noon, kahit nung bata ako. Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung ano, lesson, minsan yung money sa school, sabi pa ako ang treasurer, ha? Di, boboto nila ako treasurer. Nung sa akin yung, pag may nagsalita ng ano, Tagalog, English class, may penalty. So nasa akin yung pera. Kasi ginagamit ko yung pera niyon. Tapos pagdating ng ano, yung iniwan sa akin ng nanay ko, ginastos ko na kasi hindi ako kumakain pag ano, resus. Wala man akong pangkain. Wala akong pangkain. Ay, dito na ako kasi ano, may assignment ako kahit gawa ko na yung assignment ko. Kunyari lang may assignment na ako. Sabi nila, bigyan na. Pagdating ng mga classmate ko, ano, gawin mo na lang assignment ko, hindi ko pa nagawa. Bibilan na nila ako niyan. Pero actually, wala akong pangbili ng assignment. Ngayon, pag niyaya ako at napahiya ako, gagastusin ko yung ano, yung, kaya ako treasurer. Gagastusin ko yung pera, ibibili ko. Ngayon, pagdating ng time, nasabi ng teacher, yung pera, kailangan na, kukunin ko na yung 1 week naming pagkain. So, wala na kami pagkain, 1 week. So, kukunin ko na yung gulay na, ano, na ampalaya. Everyday, ampalaya na ang kakainin. Ampalaya, the whole week. Kasi ginastos ko na nga, binayad ko na yung pagkain. Pero yung nakita ko, yung paghihirap ng nanay ko, dun ko nakita na yung nanay ko, sabi ko, ma, kailangan kong bayaran yung ano, ginastos ko eh. Alam mo, nandyan yung nanay mag-support. So yung hirap ng nanay, hindi ko pwedeng baliwalain. So yun yung lesson na natutunan ko sa nanay ko, na kapag ganun ang gagawin natin sa ating anak, na ipakita natin yung hirap natin, yung anak is devil na lang kung hindi niya gagawin para sa atin. So, then. Tama yun, tama yun. Kasi alam mo yung mga anak na kumbari nakikita nila na yung hindi naman masyado naghirap yung nanay. So, para kung gumasos sila, parang ganun-ganun din lang. Oo. Usually, di ba, yung kunyari, yung nanay nasa abroad, tapos yung minsan gumagastos yung anak, minsan napapariwara pa sila, di ba? Mm-hmm. So, siguro, tama nga tago siguro, kapag nakikita nila yung paghihirap ng nanay, mm-hmm, yun talaga. So, parang tayo, mm-hmm, nakikita natin kung yung paghihirap ng mga magulang natin. Kaya tayo, nagpakahirap din. Tayo na, mm-hmm, na maibibigay natin yung kailangan ng anak natin. So, yung mga anak natin, swerte na sila kasi hindi na nila mararanasan yung mga naranasan natin. Mm-mm. Which is, mali siguro yun eh. Dapat pala ipaparanas din talaga. Dapat iparanas natin. Dapat iparanas natin yung naranasan natin kasi we learn from experience. Diba? Mm-hmm. Bakit tayo strong ngayon? Yeah. Yung anak natin, hindi yung mga bata ngayon, mga pamangkin, hindi strong kasi hindi nila nakita sa parents nila yung nakita natin sa parents. Mm-hmm. Hindi nila nakita yun. Yung nakita natin, like for example, Miss Susan, diba, sabi mo, iniwan nga kayo doon, pero naalala mo yung konting experience na yun. Ibig sabihin, nakita mo, ba't ka iniwan? Ba't ka naiyak? Samantalang isang beses lang siya nagdala ng pagkain. Ba't ka naiyak? Yeah. Nakita mo yung feelings, ba't kanya dinala doon? Yung reason ng magulang, nakita mo, na nakita mo, kaya pala ako iniwan ng nanay ko, nasasaktan pala ang nanay ko na iniwan ako. But for my safety, kaya niya ako iniwan. Dahil na, nalaman na feel mo yun, kaya yung balik mo sa magulang mo is very good. Kasi na-feel mo yung pain. Oo.
Napil mo yung hirap, yung pain nila. Kasi hindi mo napil yung pain ng magulang mo, hindi ka magbibigay sa kanya ng balik na ganun. Kasi hindi mo na pain, ang nakikita mo, hindi kanya binigyan. Yeah, true. At na nakita mo yung pain ng magulang mo. Ako nga, pinipingot pa ako. Parang tinamaan ako nun na. Nakita ko yung pain ng nanay ko. Tinamaan ako nun na. Ako baligtad. Ako baligtad, ako yung puro pain eh. Igapos ako sa puno ng duhat, puno ng alagaw, yung ganyan. Isilit ako sa sumakong. Yun yung ano, pag nakita ng anak, yung pain ng nanay, doon mo mabibigay yung ano, yung my mother is very special. Kasi nakita mo yung pain. Pag hindi mo nakita yung pain ng nanay mo, hindi mo bibigay sa kanya. So para sa mga anak, maibigay nila yung the best mommy is my mommy, is makita nila yung pain, yung story natin. Like you're telling the story, di ba? Ano ang nakaka-relate na story? Yung pain. Hindi nakaka-relate. Alam mo, umasenso ako ganito. Hindi nakaka-relate yun. Kaso ang nakakatawa, no, Grace, actually, minsan, hindi na ako nagkikwento eh. Kasi uumpisa mo pa lang, mama, iba naman yung panahon mo sa panahon namin. Ganyan yung mga ano na mga bata eh. Pero pag lolo at lola ang nagkikwento, nasabihan, di ba? Pagsasabihan sila. Naku, ang laki-laki nyo na. Hindi pa kayo marunong maglaba. Alam nyo ba, yung nanay nyo, elementary pa lang yan. Ang labahan nila, sangkatutak. Dahil ang mga tito-tito ko, tito-tita ko, ang anak ng lola ko, 12. So maglalaba kami damit ng mga anak plus mga damit namin. So sa pag kinikwento nila, sasabihin naman ng mga anak ko, kasi si mama malayo sa inyo. Kami naman nandito kay mama. So parang ang dami na nila, 'di ba? Dami na nilang dahilan. Kaya lang ang nakakatuwa lang din kasi minsan. Ayun nga, tayo as a parent, syempre, naranasan na natin yung hirap, di ba? Dami na natin yung napagdanasan. Minsan, ayaw na natin nadanasin talaga ng mga bata eh. Kasi alam natin kung gaano talaga kahirap siya. Pero tama nga rin yung dapat maranasan nila. At mismong anak ko nagsabi sa akin noon. Kasi one time nung pinagagalitan ko siya, sabi nung anak ko, Mama, paano naman kami mag-grow kung lagi mo kaming sinasalo? Sabi niyang gano'n, kung lagi ka na lang nandyan, hayaan mo kasi kami na madapa kami para matuto kami. Tapos, napatahimik ako kasi ang anak ko that was teenager siya noon eh, 16 years old, sabihan ka ng gano'n, na hindi habang panahon nandyan ka. Sabi ko, sige, hindi habang panahon nandito. Kaya lang ang reason out ko, kailangan mo pang bang pagdaanan yung ganyang alam mo namang mali para maramdaman mo na mali talaga siya. May mga, di ba, syempre, ang mga teenager growing up, ang daming mga curiosity in mind, ang daming gustong subukan, pag ikaw nanay, sasabihin mo, hindi pwede yan. Tapos sasabihin sa'yo ng anak mo, naku, mama, paano naman ako matututo kung lagi kang nandyan, mga ganun ng iyaan sa akin ng anak ko. So, sabi ko, sige na. Sabi naman nung tatay, hiyaan mo siya. Hiyaan mo siya kung gustong gawin. Yung tatay niya nagsasabi, hiyaan mo siya. Binibaby mo kasi mga anak mo, gaganon yung tatay. So, nung ni-reverse psychology ko, sige, bahala kayo. Basta alam yung consequences of your action. Pag may nangyari sa inyo, wala ako dyan, ha? Labas ako dyan. Pero syempre, sabi mo lang yun, bilang nanay. Syempre, pag may nangyari, kakabahan ka rin. Pero so far naman, okay naman din sila. So, at least, natututo rin naman. So, siguro nga talagang pagdaanan nila. Kasi even my classmate before, oo, yun yung sinasabi. Di ba yung mga rich kids na wala talagang napagdadaanan? Pag nagkikwento ako before sa mga classmates, pasasabihin nila, ay nako Chris, kailangan ba pagdaanan ko yung hirap na yan? Paano yun? Hindi naman kami mahirap. Tatahimik na lang ako. So sabi ko, anyway, sabi ko na lang gano'n. Iba-iba lang talaga tayo ng buhay. Gano'n lang talaga. Pero yun. Kaya tayo mga nanay, nandun na yung nakaalalay na lang tayo. Alam mo yun, pag lumaki na sila. Kasi, parang, kasi ako, nung sinabi ko sa anak ko to, sabi ko, nung sinabi ng anak ko na ganito. So, may mga bagay na hindi ako agree. Pero sabi ko, sige na, subukan mo, sabi ko ganyan sa kanya. Ngayon, kung
kung hindi ka, kung sakaling hindi ka ano, magpe-fail ka diyan, andito lang ako. Tumatawa ka sa anak ko. Alan. Bago mag-pandemic, bago pa mayon mag-pandemic, natawa nga si Labi diyan eh, nung ano eh. Mo, nung sabi niya pupunta daw siya ng Disneyland with her friends. Mangungut, sabi ko, anak, pupunta ka ng Disneyland. Ang mahal-mahal ng gasos ba? Magkano bang gasos? Sabi niya, 2 lapad. Mama, pahingi akong limang yan. Bakit limang yan? Magkano lang ang entrance? Sabi ko nga, siyempre, nagpanik ang lola. Ah, mahal-mahal naman, anak. Bakit ganun? Mura lang ang entrance, ha? Sabi ko nga. Alam mo kung ano sabi niya? Kasi siyempre kasama niya yung mga friends, kakain sila, ganyan-ganyan. Pero mama, sabi niya ganun, babayaran ko naman yun sa'yo. Paano mo babayaran sa akin? Eh, wala ka naman trabaho. Sige mama, ganito na lang. Pautang na lang ako. Ay, lintik na ba tayo? Tawa ng tawa si Labi. Ay, ano magugutan? Hindi ba sila mag-isip ngayon, be? Paano mo babayaran sa akin? Wala ka naman trabaho. Oo, siguro, kaya, kumbaga, gamitin natin yung cause kay daw niya. Kasi nagbabasa daw siya ng book. Kasi yung ginawa ko, sinunod ko yung sabi ni John Maxwell, di ba na? Wag daw una ang ginawa ko sa kanya. Pag naglinis siya ng off-road, nag-vacuum siya, meron siyang 1,000 yen. Eh mali pala 'yon kasi nakausap ko yan si Labi. Labi, mali. Basahin mo yung kay John Maxwell, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, alin Labi? Ito. Si Labi parang may anak eh, sa iyo nagsi-search. Tuturo naman niya sa akin. And then, nakalagay nga doon, wag ko siyang bayaran sa gawaing bahay. Sa pagbabasa ng libro. So, doon ko siya binabayaran talaga ng 1,000 yen. Every month, may 1,000 yen siya. Ito yung iipunin niya. Yung ibabayad niya sa akin. Saan ka nakakita? Nag-pandemic. Ay, di, wala. Hindi siya nakapunta ng Disneyland. Galit na galit. Santissima, lumaki ako, be. Lumaki ako na hindi ko maisipang mangutang sa nanay at sa lola ko. Mapag-asawa na lang. I mean, just po, lumayo na lang ako. Tawag talaga. Iba ka, sa iyo yung nasasabi ko eh. Iba sila mag-isip ngayon. Wala, may mangungutang. At pag sa loko, apa? Iba na talaga ang panahon. Ako noon, yun nga, gumawa ako ng paraan para may pera ako. Para yun yung kukunin yung gagamitin ko. Kasi bad girl nga ako eh, nung bat. Hindi bad girl. Kaya, no, kasi siyempre magugutom kayo. Wala yung nanay mo. 1 week, anong kakainin mo? Walang tatay, di ba? So, sabi ko, paano kayong gagawin? Eh, dapat may pera kami. Just in case na magugutom kami, hihiramin ko muna yung pera. Sana man ako mahungutang, wala na magpapautang sa akin. Sabi ko, iboto nyo ako as treasurer. Sabi nila, muse daw. Gusto nila, muse daw ako. Tapos may Prince Charles. Ay, wag na akong muse. Treasurer na lang. Treasurer yung gusto ko. Ayan, penalty. Binabantay ako. Ayan, nag-Tagalog ka kanina. Ayan, 1 point. Ikaw, nag-Tagalog ka. Ano, di ba may bayad yung pag nagsasalita ng Tagalog during English class? So, yun. Ako taga ano. Tapos, umangodigo ka sa akin. May bayad mo. Mamaya, pagkatapos, ay, hindi pwede. Magbayad ka na muna. So, yun ang racket ko nung bata pa ako. Kasi, nakita ko yung paghihirap ng nanay ko. Talagang kawawa. So, ano yung racket ko? Na nag-aaral pa ako, ayaw na ayaw ko sa treasure. Ako nung nag-aaral ako, ano? Na lang, may penalty ka na la. May penalty ka na. Mm-hmm. Alam mo, may ginawa pa ako noon eh sa treasure namin. Kasi naiinis ako yung alam mo, yung malalaman pag pauwi na yung school, sasabihin sa'yo, oh, may babayaran kang ganito kasi nagsalita ka kanina, ganyan. Ang ginawa ko, alam mo yung ballpen na ink na pula? Di ba may ballpen tayong ano, big ba yun, Sam? Big ba yun? Ang ginawa ko, tinanggal ko yun tapos nilagay ko sa upuan niya. Bad may pinag-aaralan yung anak. Oo. Nakakatawa. Para yung uniform, para yung damit niya mumula-mula doon. Pero hanggang ngayon, walang nakakaalam doon sa ginawa ko. Ngayon, alam na namin yan. So ngayon, talagang yung mga bata. Pwedeng malaman ng anak mo yan, lagot ka. Ito. Pero, ayun, ako naman. It's good na malaman ng mga bata na may ginawa rin tayong mga ganon. Alam nyo, mabuti kayo yung nakaranas kayo ng ganyan. Ako, ano eh, ang naranasan ko talaga noon, imagine mo, nag-aaral ako.
Oo, nag-aaral ako para lang may mabaon ako sa school. Nagagawa ako ng yema at saka pulburo. Nakalagay yan sa yung box ng sapatos. Alam mo yung sapatos ng Parisian na brand? Doon nakalagay yan. Bit-bit ko yan sa school. Tinitinda ko siya. Tapos, pag break time, yung recess, di ba? Recess na time. Kumukuha ako ng paninda sa canteen. Binibenta ko. Hindi ko naranasan maglaro. Binibenta ko para meron akong pangkain pag uwi ko. Kasi ako lang mag-isa eh. Iniwan ako ng nanay ko eh. Sa bahay niya. Tapos, dapat mo na ako ng ano ha, kasi ang pasensya na. Dapat ang tilingan is marinig ng mga tao. Kasi ang nakikita nila sa atin, nakikita nila, special sa inyo, kasi sa akin, sino naman, wala naman ako anak. So, ang makikita nila sa inyo, yung pinapakita nyo sa kanila. So, pinapakita nyo na hindi mahirap. So, pinapakita nyo na walang paghihirap ng panahon. Kahit ikwento nyo, kung hindi nila nakikita na naghihirap ka, hindi nila ma-feel na naghihirap ka. So, isipin nila, lagi mo na lang kaming pinapagalitan. Ano naman ang ano mo? Wala ka namang ginagawa. Kumbaga, hindi nila nakita yung pain. Hindi nila nakita yung experience kasi ang nakikita nila ngayon. So once nakita nila yung pain, kaya madilim dito sa bahay ko. Nakita nila yung pain na ginawa. Ay, malunggay? Hirap. Ng magulang. Oh. Yun yung sigurong magkakaroon sila ng ayong nanay ko, alam mo, ganun. Kasi ako, ang unang-una, ba't ko naisip yung ganun? Kasi yung kinikwento na story ng aking lola. Sabi niya, alam niyo yung mga nanay niyo noon, kayo, hindi kayo marunong maganyan. Kaya kami noon, lahat gagawin namin. Yung mga nanay niyo, ano lang yan, maliliit pa yan, nagtatrabaho na yan, maliit pa yan, nagbubukid yan, nag-aararo yan. So nung nakita namin, tapos nakita namin kung paano papagalitan yung mga magulang, yung mga nanay namin, takot kami sa lola namin. Nakita namin, ay kawawa naman pala yung lola, ay yung mama namin noon. Kawawa naman pala sila, hindi sila pinag-aral ng lola namin. So yun yung naramdaman namin, na sabi namin, kawawa naman pala yung lola, na, yung tatay namin, yung nanay namin. Yung gano'n, na-feel namin kasi kinikwento nila ng lola. Mm-mm. So once na ang lola, hindi sila naniniwala sa kwento natin, kwento mo lang yan eh. Pero maniniwala sila sa kwento ng lola. Pag inkunento ng lola, ay, alam mo yung anak, yung nanay mo, ay, nako, ang tigas ng ulo na. So, ako, ano, tapos alam, na makikita nanin, nila, sabi, ay, tigas nga yung ulo. Sabi nung anak ko. Sabihan mo kami niyan, di ba? Parang, oo, sabi nung anak ko, parehas daw ako ng lola niya, maingay. So, kailangan natin ng backup, yung third person. Alam niyo yung sa story, di ba? Ayan, dapat, hindi ikaw yung specialist, kailangan mo ng isang special na magkukwento. Meron, meron ako, yung kuya mo, yung papa niya. Yung papa niya ang nagkukwento sa kanya. Tapos sabi niya sa akin nung isang araw, mabingi na daw siya sa kakapakinig ng story ko daw. Nabibingi na daw siya sa sobrang paulit-ulit daw yung story ko. Alam mo ko ano sabi ko sa kanya? Ito lang ang tatandaan mo. Kahit mabingi ka sa paulit-ulit na pagsasabi ko sa iyo ng story ko, sabi kong ganun sa kanya, tatandaan mo lang, walang naging successful na walang story. Yung mga taong walang story, hindi yan nagiging successful. Gusto mong mag-successful, di ba? So, you, sabi niya ganun, pues, dapat makinig ka sa story ko. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi mo. Oh, di ba? Sabi niya ganun. Ay, si ano. Oh. So, yun, siguro, kailangan kaya. Oo, makinig ka sa story ko. Kasi kung hindi dahil sa pinagdaanan ko, kung hindi ako naging ganyan, hindi ko maibibigay sa iyo ngayon kung ano yung meron ka ngayon. Sabi ko sa kanya. O, ito naman papa niya, segunda naman. Alam mo ba na yung bata pa si mama mo, hindi yan nakapaglaro. Ikaw, nakakapaglaro ka. O, di ba meron akong supporter? May backup ako, kaya very good. Kaya yan, okay naman siya. Issue kami siya nag-aaral ngayon every day. Very good siya sa school. Ang ganda ng grades niya. Kaya kahapon, meron siyang goobi. Binigyan ko siya ng gift. Sabi ko, dahil very good ka anak, may sengen ka. Kasi sa exam nila sa English, naka-perfect siya. Oh, very good. Sabi ng kaklase niya, matatalino yung mga kaklase niya eh. Nagagalit siya kasi sa sobrang talino daw, hindi niya raw maintindihan yung paliwanag sa kanya. Nagagalit siya. Nakabawi siya sa English, perfect. Tuwan-tuwa siya.
anak, dahil perfect ka, may sengen ka kay mama. Sabi niya, wow! Ang bilis. Sabi ko, yan, ganyan. Anak, basta mag-aral kang mabuti ha, kasi yan ang iyong puhunan, anak. Oh, sipag niya mag-aral. So, kaya pinapabayaan ko na siya na ano. Nila na ang mama, ang mami talaga, ako kasi hindi naman ako mami, pero nakita ko ang paghihirap ng parents. Ng ma- mahirap talaga maging ina. Grabe, ang hirap. Kaya sa, alam mo, nagtuturo ako sa mga bata. Nagtuturo ako sa mga bata ng ano ng Bible, no? Bible study. Ang tanong ko sa kanila, anong gusto niyong buhay? Ang pinakasabay-sabay silang nagsagot na ang gusto nilang anak, isa lang. Alam mo kung bakit? Ang hirap pala mag-alaga ng kapatid. So, hindi nila na-appreciate. Yeah, na, alam mo yun, minsan naaawa ako sa mga bata na ganun. Alam mo kasi, kumbaga, iba kasi yung buhay sa atin sa Pilipinas, ikukumpara natin dito sa Japan. Kasi dito sa Japan, kumbaga, or ama pa-America man, yung bata sa kanila, bata, maglaro ka kung ano yung gusto mo. Wala ka ano, na sa house. Family nila nakaprovide talaga. Hindi kagaya sa mga bata sa atin na bata pa lang, parang pressured na sila. Diba? May mga bata sa atin, marami sa atin yung mga bata pa lang pressured na sila, yung sobrang hirap na pinagdaanan ng nanay nila. Na mag-iisip sila na pag tinatanong sila, anong gusto mong maging? Yung iba, bata pa lang, gusto ko maging busingero para maging umaman sila, para umaman yung pamilya niya. Mm-hmm. Yung mga bata pa lang sila, pressured na sila. Alam mo yung gusto na nilang maging ganito para matulungan yung kadalasan ng sagot nila para matulungan ang nanay nila. Sa ibang bansa, hindi naman ganun, di ba? Sa Japan, hindi ganun. Sa Amerika din, hindi ganun. Pero kasi ang anak ko, iba. I attend, nag-attend ako ng ano, anong tawag, Grand Cardone. Alam nyo ba, yung mga sikat, katulad ng asawa ni, ano, ni J-Lo. Diba? Yung mga, ano, yung mga sikat, mga professional, no? Talagang mga billionaire. Alam nyo, ang unang-unang sinasabi nila, ang nanay nila, bibilan nila ng bahay. Yun yung mga ano? Success. Na-inspired sila ng nanay nila. Mm-hmm. Ang mga nagsasabi. Siguro may story din. Nakita nilang nahirapan ng nanay nila. Yun yung story. Nahirapan ng nanay nila. Kaya sila nagpursige. Gusto nilang mabigyan ang nanay nila ng magandang buhay. So that's why Mother's Day. Kaya nga ngayon Mother's Day, no? So, once na na-inspired pala ang anak sa nanay nila, yung anak is magsasucces. Si Manny Pacquiao. Paano yun? Paano yun? Ang sabi ng anak ko ganito, ano daw, hindi daw siya mag-aanak, sabi niya sa papa niya. Kasi pinagalitan ko nung isang araw, nanginginig ako sa galit. Sabi ko, tawagan mo yung anak mo ngayon din. Sabi ko ganun. Kasi syempre, nagme-menstruation na, naglalaro pa. Eh, may kalaro, lalaki doon. Nagpunta doon sa classmate, nakikipaglaro doon. Ay, pinatawagan ko. Syempre, nagpanik ang lola mo. Kasi syempre, dalagitan na, di ba? Hindi natin alam. Nandun siya sa bahay ng kaklase niya. Ilalaki pa man din. Ay, di, umuwi. Alam mo ko anong sabi sa ama? Ako, naguhugas ng plato. Nakaupo siya, nakadikwatro pa siya doon. At ang sabi niya sa papa niya, huwag daw mag-alala kasi daw, hindi naman daw siya mag-aasawa. Sabi ng ama niya, talaga, hindi ka mag-aasawa? Sabi ko, oh, very good. Sumisilip ako gano'n sa kitchen, very good na. Sabi niya kasi, hindi rin naman ako mag-aanak eh. Kasi, di ba, kaya nga si mama nai-stress dahil may anak. Patihan mo. Alam niyo. Diba? Diba? Kasi anak mo. Pero alam mo yung anak ko ang sabi sa akin lang. Alam niya, mamuhay ka na rito. Nag-stress ka. Mag-aasawa na siguro ako. I-stress daw kasi ako. Di ba? Oo, kaya hindi daw siya mag-aanak. Tapos, sabi ng papa niya, kaya huwag kang mag-alala, papa. Sabi niya ganun, huwag kang mag-alala. Kasi gusto ko lang naman yun. Gusto lang naman daw yung guy. Mababawas na ng tao sa mundo.
Gusto lang naman daw niya yon, hindi naman daw siya mag-aasawa, kaya wag daw mag-alala. Tapos, kasi daw, ano daw siya eh, magiging ano daw siya, magiging successful daw siya. Tapos, yun nga daw, bibili daw siya ng dream niya, yung dream house niya, malaking house, ganyan. Tapos, yung dream niya na car, ganun. Tapos, sabi ng papa niya, ay, ganun, talaga, kasama, eh kami ni papa at ni mama mo, eh kami ni mama mo, alam mo ko nung sagot. Ah, so natoki. So natoki mo, papa to mama mo, inayin dyan na eh. Wala na daw kami. Iba mabasag yung baso. Muntik na mabasag yung basong hawak ko. Punyeta ito ah. Sabi ko ganun. Alam mo yun. Baka ikwento mo kaya na hindi naintindihan ng Susan. Ang ibig niyang sabihin ng pag sinabi. Sabi ng ama, ano, ah, sabi niya, ano ba gusto mong maging? Sabi niya ganun. Ah, gusto kong bumili ng bahay, yung malaking bahay, tapos maganda yung car ko, ganun. Tapos yung kasama ko sa bahay, yung pusa ko, tsaka bibili na ako ng aso, sabi niya ganun. Ah, paano kami ni mama po? Ang sagot niya, eh, yung panahon na yun, wala na kayo nun siguro ni mama, tsaka papa, wala na kayo nun. Sabi ko, wala nga itong anak ko ito. Wala na daw kami. Sabi ko, ako, sa, de, sumigit ako, hindi ako nakatigil. Ano ko, lumabas ako ng kusina. Oh, sabi ko, aba, sabi ko, ibang klase ka, ano? Alam mo ba ako, nung panahon namin, kahit yung lola mo, walang nagawa sa akin yun na mabuti, ha? Pero hindi ko naisip yan. Inisip ko pa rin noon, magtatrabaho ako kasi bibigay ko lahat ng gusto ng ano ng lola mo. Sabi ko, pag mayroon siyang hiniling sa akin, bibigay ko. Tapos ikaw, ano, wala na kami noon time na yon. Tapos sabi niya, wala na po. Sabi pa niya, siguro. Talagang pinanindi ka, wala na daw kami noon. Kasi nga naman siguro, anak, bakit? Wala na kami nung time na yun. Matagal pa ba yan? Bilisan mo na para buhay pa kami. Kasi binilang niya. Sabi, mahirap maging nanay talaga. So, you guys. Oo, kasi binilang niya eh. Ilang taon ka na mama? Des, sabi ko, ano na ako ngayon, di ba? 48. Tapos si papa niya ay 63. Binilang niya yon. So pag nag 18 years old siya, syempre pag nag 18 years old siya, hindi pa naman siya, ano nun, mag-i-start pa lang siyang mag-work. Eh di syempre, sabi niya, matatagalan pa bago matupad yung dream ko. Binibilang niya eh. Meron siyang plan. Tapos, meron siyang plan. Kaya sabi niya, yung panahon na yun, wala na kayo siguro nun. Wala na talagang dinidiin niya. Wala na kami. Walang Mother's Day. Walang Mother's Day po niya. So anyway, kailangan na, yun, we need to educate. Kasi, if you don't educate people, they don't know. Yan yung napag-gisna nila eh. Pero sa atin, wala naman sa atin nag-educate. We were educated by the experience, by the situation, yung surroundings natin. Yung experience, wala naman nagtuturo. Eh, yung nanay ko, grade 5, wala namang alam. No? But, natutunan ko dahil sa experience na nakikita ko sa kanila. So, wala akong masabi about sa anak kasi yun yung hindi ko naman ma-experience ko anong feelings nila. Wala naman ako anak. But natutunan ko or kayo lahat, di ba? Natutunan natin lahat na yung magulang natin is grabe ang sacrifice. Kumbaga, naghirap. Once na yung paghihirap ng magulang natin na feel natin, magkakaroon ng Mother's Day. Pero pag wala sila nakita ng paghihirap, walang Mother's Day. Makalimutan nila na may Mother's Day pala. Ah, Mother's Day. Ganon. So, yun yung ano, eh, di ba? So, ano ang Mother's? Ano ba yung Mother's Day, Mama? Eh, hindi rin natin alam ang Mother's Day pala. Ngayon lang natin nalaman. Binigyan tayo ng white flower. White, ano yun? Yung flower? Carnation. Carnation, puti. Kasi lahat pink, gusto ko special sa'yo, white. Diba? Actually, hindi ko malaman na malapit na pala yung Mother's Day kasi kahapon, di ba, magkasama tayo. Nandun tayo sa pamilihan ng ng steak. Uh-oh. May nakalaga doon, mamanuhi, kumbaga ang mura ng steak. Kaya pala sa'yo. Diba? Yung mga carne. Oo. Mother's Day nga pala. Maraming flowers, mga pagkain, marami. Eh, favorite nila yung maguro.
na ano, 'di ba, sashimi. So yun yung binili ko, nakalagay ka kasi doon. Mother's Day. Otoko daw na hahanuhi. Oh, sabi ko, oh, baligtad, ako pa yung nagregalo sa inyo. Oh, ayan, kasi favorite niya yan. So, tapos ako nag-iga doon. I-educate natin sila na Mother's Day. So, sino mag-educate yung ano? I-educate natin na today is Mother's Day or I'm happy na Mother's Day pala ngayon kasi mapifeel nila, ay, kalimutan ko ang Mother's Day ng mama ko. Then, magkakaroon sila ng ano, alam mo yun yung parang medyo, ako, ma-ano, makonsensya ba? ng konti. Ano, three years ago, pag Mother's Day, sasabihin yan, Mama, ano ha, ano Mother's Day? Magpapalit tayo. Ako yung mama. Ay, ikaw si Naomi. So ikaw, wala kang gagawin. Ako yung maghuhugas ng plato. Ako yung magsasaing. Kasi marunong na siya magsaing eh. So magsasaing siya. Pero after nun, hanggang ngayon, wala. So today, I start na naman yan. Start over today. So yun, ipaunawa natin sa kanila na may Mother's Day pala. Kasi maganda rin yung good, sabi natin na yung culture hindi man yan galing sa Bible, pero it's good na ma-celebrate ba kasi yung mama ng Mother's Day, that kayo is very important. Oo, sabi nga nito, gawa niya na akong mama, ako na ngayon siya na nagluluto. Ayun, nakaready. Makikita mo, love na love ka. Oh, may wine ka na dyan, may flowers ito ka pa. Ang maganda pag may ready-made na baby. Ready-made na baby. All right, so thank you so much. Anyway, happy Mother's Day to all of us. Kwentuhan, maraming makikinig. Okay. Gusto niyo ng marami. Ano ba yung mga nanay? O, baka yung mga anak nakikinig na nito. So, all right, so thank you so much. Ayan, si Miss Sheila. Mahina daw yung signal. Miss Susan. Okay. Thank you, Miss Susan. Thank you. Congratulations sa inyong lahat. Cheers. Kayo is amazing mothers. Pag wala sa inyo, walang. How many kids? One. Many kids. Ako, meron na rin akong isang kid nandito. Meron ka ng isang kid. Diba? Okay. Okay, congratulations. You are great mothers. Talagang yung paghihirap na inyo sinasabi sa mga anak, yung mga anak, hindi pa naiintindihan. Later, sasabihin nila, ay, sana, hindi ko alam, nahirapan pala yung nanay ko. Yun. Yung one day, magugulat kayo, magpapadala ng parot, tapos iluluto niya spread chicken. Diba? Ano ba yung binigay sa akin? Nagawa ko ng sinola na yun. Anak, 5 million! 5 million! Ginawa ang sinola. Pagmahal naman ang tinola mo, mama. 5 million. Diba? Eh, yung ano din, yung nanay ko, ano yan, pag binigyan mo siya ng mamahali na pagkain, ayaw niya. Kahit gano'ng kamahal. Alam mo lang kung anong gusto niya. Bilang mo lang siya ng ano, ng isang Coke. Yung 1 liter na Coke. Jollibee. Tapos, bilang mo siya ng pita. Okay na siya nun. Ganon siguro talaga yung mga ano. Ganon ang mga mother. So, it's not about the price na ibibigay mo. Eh. Wala yan sa presyo. So, sa makita nila na talagang ina-appreciate mo yung mga ginawa, yung ginawa ng mother mo para sa kanila. Pati sa mga anak. Actually, gusto ko lang i-share kasi yung mga kiddos ko, since elementary, sa amin kasing mag-asawa, ako yung bad cup eh. Bad cup ako, yung asawa ko, siya yung good cup. So ako yung laging dadak ng dadak, ako yung laging nagpapagalit, disciplinarian. Pero nakakatuwa lang dun sa mga anak ko, nung medyo nagkakaisip na sila nung elementary, siguro started ang mga grade 5, grade 4. Pag Mother's Day, kahit syempre magluluto ka lang ng maayos, pero magugulat na lang ako, may ibibigay sila sa iyo. May parang short, dati nga ano lang eh, sa mga colored paper. Pero nakakatuwa. Gusto ko lang i-share. Kasi eto, grade 4 sila niyan. Yan, may mga short notes sila. Tapos nung nag-high school na sila, high school na, stationary na. Wow! Kinikip ko siya. Tapos,
Yes, tapos may mga message pa, nakakatawa ito. Sabi nung, sabi nga nila, ito nakakatawa, gusto ko lang i-share. Oh, sabi nung nice. Mga anak ko, sabi, dear ma, sabi niya, Happy Mother's Day po. Sorry po kasi hindi ako naging good daughter sa inyo. Pero lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Alam ko pong pagod na kayong trabaho, pero pinapangako ko po na pag nakatapos po ako ng pag-aaral, dadahan-dahanin ko pong tuparin ang mga pangarap ko para makatulong ako sa inyo. Kahit hindi ko naman sinasabi na, di ba, hindi, sabi lagi nga natin sinasabi, obligasyon natin paaralin sila. Pero samain pala nila, kahit papano may ganun, no? Tapos sabi, pangarap ko pa makatulong ako sa inyo sa mga gastusin sa bahay. Balang araw din po, maililibot ko kayo nila Papa, Jess, Lolo at Lola, at syempre po pati kayo sa iba at ibang bansa, gaya rin po ng pangarap ko. So yun yung mga ano niya. Bago ko po matupad lahat ng iyon, mag-aaral po ako makatapos kasi po edukasyon lamang ang tanging kayamanan na maibibigay niya sa amin. Yun, I love you Mama, mahal na mahal. So ganun na, nung elementary sila, ano lang, mga short ano lang. Kinilabutan ako. Tapos, I love you mga mama lang. Eh, kaya lang natutuwa ako. Pinag ko siya. Inalbum ko siya. Nilagay mo kasi, papakita mo yan sa mga ako later on. Ang sarap balikan. Tapos ngayon, yung mga college na sila, hindi na kasi. Ngayon digital na eh. Ngayon gumagawa na sila ng kung ano-ano minsan sa computer nila. Yes. Tapos minsan may babalutin lang sila na dahil paborito ko yung chocnut, minsan magbibigay ng chocnut. It's not about the price, pero yung maalala nila na ano, 'di ba? So nakakatuwa lang. So ganun din kasi ako rin naman eh sa mother ko, hindi rin ako ganun na mama. Kasi napansin ko na, no, pag special occasion, pag mga Pasko, ganyan, bagong taon, wala naman yan sa how much eh. Dapat lang alam mo, ano ba talagang gusto ng nanay mo para yun yung maibigay mo. Kahit maliit na bagay lang yan. Naalala ko yung mother ko nung last December, kasi lagi niya sinasabi na kung wala na raw siyang earring, binigyan ko lang ng stud, tuwang-tuwa. Magkano lang yung bili ko noon. Very, very happy talaga. So, ganun siguro. So, yan. Happy Mother's Day sa ating lahat. So, yes. Talagang nawala ka? napuputol, no, yung ano nila, wifi. Salamat din sa pag-iimbita at sana sa kahit anong simpleng Mother's Day, minsan nag-iaya ang kamay, labas tayo. Wala nang labas-labas, sa bahay na lang. Happy Mother's Day. So we're gonna... Salamat! Yeah. This is my... Okay, thank you. To introduce, mayroon na akong anak ngayon kasi kasalin na ako sa Mother's Day. Yeah. Okay. This is my son. Yeah, big boy. Kasi they're all mothers. Hello, Tad! Oh, nice meeting you. And, hello. Yeah, I know. Hello. Right. Have a great weekend. Yeah. And happy Mother's Day. We call his mom. Oh, thank you, Dad. Tomorrow. Yeah. Tsaka meron na kaming card. Pinadala namin yung gift namin para sa mom niya. So yan, he's a very good son kasi always mother is number one. And hello, Dad. Dati hindi siya pinapaluto. His mom never let him cook, but now he's a very good cook because of his mother. Yeah. This is my mom's cooking. This is my mom's cooking. That's why he became very good cook. She taught me. Wow. She taught me later. Congratulations. Basta ako, hindi ako matutunan magluto before kasi wala kaming lulutuin. Sit naman ito. Nakakatawa. Talaga, this is Superman. Dati daw, pinapahiya siya ng nanay niya. Gusto niya nang lumayas sa bahay nila. Paano kaya ako lalayas? Edad niyang 16. Kasi siyang ma-stricto ang nanay. Pero alam mo, malaman na ang nanay niya ngayon. Oo, so, nga, di ba? Through experience, makita natin, the more na strict ang parents, the more na mahal sila ng anak nila. Money. Ito, so, kumbaga, dala-dala nila yung experience na yun. Na paano sila tumatag, paano sila naging malakas. Hindi niya ako tinatawagan. Ako yung asawa niya kahit malayo. Alam mo, tinatawagan niya nanay. Oh, di ba tayo, no? Nanay. Pero yung nanay niya, nung bata siya, gusto niya nang lumayas.
Pero ba't yung nanay mo tinatawagan mo? Gusto na mo nang lumayas noon. Pero dahil yung nanay niya, nakarelate siya, nakita niya yung paghihirap ng nanay. Yung strict, pag strict ka lang, mas mamahalin. Ganyan yung din. Eh? Kasi ako dati, malaki na ako, pinapalo pa ako ng lola ko. Pero mahal ko lola ko. Ano yung tumatalon ako sa bintana para lang makapanood yung gusto kong panoorin dahil yung mga kaibigan ko naghihintay na sa akin. Pinapalo, pag uwi ko noon, may kasamang ano noon, palo. Oo, di ba? Ako nga, may pingot pa eh. May ano, harapan ng tao. Pero love natin. Oo. So, meron... Tsaka uso nung panahon natin, yung papaluhurin ka sa kung saan-saan. Tapos may librong ganyan. Munggo. Naalala ko rin yung lola ko, ganyan eh. Yung kuya ko, hindi pala sagot. Ako yung pala sagot. Yung kuya ko, isang libro lang. Ako, limang libro na, tapos nakaluhod pa kami. Hindi ko na maalala kung bakit kami napagalitan. Pero pag naaalala ko na limang libro na yun sa akin, sabihin ng Kuya Alko, huwag ka na kasing sumagot. Ikaw kasi sagot ka ng sagot. Sakalang ititigil ni Lola yung paglagay ng libro. Pero ano yun? Ano rin siya? Pag naiisip ko lang ngayon, so it's a way of disciplining yung mga bata kami noong panahon namin. So happy rin naman ako at very thankful din ako sa at mahal din naman talaga natin yung mga lola natin kahit na dati takot na takot tayo isang tingin lang, 'di ba? Pero sabi nga natin ngayon hindi mo pwedeng gawin sa mga bata. Isusumbong daw tayo sa DOST. Sabi ng anak ko nung bata 'yun. Ano, lupit na sa DOST. Ano, DSW. Susumbong kita sa labor, DSWD. Yan yung sinasabi nila ngayon. Ay, nako. Pero kung titingnan natin, alin ang proven? Nakita natin na proven talaga yung dating discipline. Yeah. Proven yeah. Yung noong araw. Okay. Oo, kasi lahat may kasi di ba? Kasi yung mga noon naka ang Mother's Day ngayon, ano na lang eh. Ano, kumbaga tinda, bumili ka ng flower, bumili ka. So. Yung noon, yung mga rules noon ng mga parents talagang effective. Iba talaga na yung dati kasi noon tayo, kumbaga meron tayong kusa. Yung mga bata ngayon walang kusa. Kasi wala silang nakikita. Kasi wait. Wala silang nakikita. Ang dami kong na-encounter ng mga anak ng kaibigan ko na wala silang kusa. Diba tayo, kunyari pumunta tayo sa isang bahay, wala na doon tayo. Tutulong tayo, di ba? Kung may ari ng bahay, ano, kahit hindi ka inutusan, makikitulong ka, di ba? Lalo na pag doon ka natutulong. At dito sa Japan, ganyan sila, be. Ganyan sila. Oo, kasi last time, nung Golden Week, ilan yung natulog dito? Apat yan silang natulog. Alam mo ba, hindi ako nag-prepare ng food. Sila ang nagluto ng sarili nila. And then pagbaba ko, nakalinis na yan. Nag-offer sila naglinis. Nagja-jacking po pa yan sila kung sino maglilinis ng offer. Sila ang nag-prepare ng kanilang bed, ng kanilang tutulugan. Nilabas ko lang. Oo. Ang mga nanay nila, Japanese or ano? Japanese. Oo. Pero meron ano, ang tawag nun. Alam mo yung anak nung ano, ng nitong boyfriend ko? Grabe. Anong grabe? Gigising limang minuto bago mag alas 12. Kakain lang. So that's why mother is important, be. Ganito. Kaya yung mother is very important. So kaya nga sineselebrate ang Mother's Day. Kasi yung Mother's Day, mother is the hero. Kung ano yung mother, yun yung magiging anak. Ako kasi, tinuturo ko yan sa anak ko. Oo. Dito sa bahay, pwede kang matulog hanggang anong oras mo gusto. But, pag nasa ibang bahay ka, kung ayaw mo na sasabihin ng parents, ng kaklase mo, ng kaibigan mo na, si Naomi Chang,
ano, tamad, ganito, ganyan. Kasi yung mama niya, tamad din, ganun. Gusto mo ba yun? Ayoko yung ganun, mama. Okay. So, pag nandito ka sa bahay, sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Pero pag nasa ibang bahay ka, siguraduhin mo na gagawa ka, tutulong ka doon. Kaya eto ka ang comedy. Nagluto ako ng morning. Nagalit sa akin ang anak ko. Bakit daw ako nagluto? Eh, hindi daw naman sila kakain ng almusal. Sila lang daw ang magtotoast ng tinapay. Pinagalitan pa ako. Di ba, futsu, magpapatayin siyo? Eh, di naghalit naman ng lola mo. Sabi ko, hindi ba dapat magpasalamat ka kasi nilutuan ko kayo, ganyan-ganyan. Alam ko nung sagot? Hindi nga eh. Ayaw nga namin. Kasi nga, hindi nga sila kumakain ng ganyan. Hindi naman sila sanay ng nagbe-breakfast sa umaga, ng ganon. Kasi nga, ang inihanda ko, di ba, yung parang Philippine style, merong, ano, yung ano yan, sunny side up, di ba, yung may damayaki, tapos may sausage, may ham, may tinapay. Ayaw nila para daw American style. Merong may pork, may... So, dapat tayo, paano tayo makarelate? Yeah. So, as a mother din, ganun, paano nakarelate yung anak sa mother, di ba? Paano tayo nakarelate sa mother natin? Paano nakarelate yung tayo sa grandparents natin? So, pag hindi pa, parang yung chicken, but hindi natuwa yung parents sa chicken? Kasi hindi nakarelate. So, yun pala yung pinakampisa yun. We have to relate. So, as a mother, so ngayon, ito yung Mother's Day. It's your special day. So, yung mother ang queen. So, let them do everything for you. Ako nga, mother daw. Sabi niya, akong mother. So, siya magluluto kasi ako yung mother today. Alright. So, sige guys. Kasi, okay guys. Thank you, thank you. Sa akin, hindi pa mother today. Hindi ka pa nagluto. Ako nga sabi ko, mag-aano kami ngayon eh, mag-shabu-shabu kami ngayon eh, paano pa ako mamalingke? Wala na, sarado na ang ang supermarket. So tomorrow ang Mother's Day in the day. Tomorrow. Okay. So tomorrow. Okay guys. Ayan, happy Mother's Day everyone. Ang dami nating napagkwentuhan. Dapat pakinggan to, share ninyo para mapakinggan ng lahat na okay. Ano pa lang nakaramdaman nila, hindi ko alam. Alam niyo yon? Yung ganyan pala. Kasi minsan, pag sinabihan natin, ayaw nila makinig. Kung gusto niyo makinig sa kwentuhan namin. Pero isa na lang. Di ba, meron talagang bata na ano yon, natural. Natural yung ano niya, yung talagang pagkikare niya sa parents. Meron. Meron siya nakuha ng kailangan DNA labi. Meron siya nakuha ng DNA sa mga... ano, ninuno natin na talagang matindi yung tanim. Parang, di ba, paminsan ang na, sa dami ng mamamana mo, hindi yung boses, yung sakit na mana mo, di ba? Ang dami na may papamana na magulang yung... pa yung sakit, di ba? Namana natin magandang kalooban ng magulang. Ng mga, si ano labi eh. Si ano, si G, kilala mo si G, di ba? Yung anak niya, tingnan mo ang ginawa. Meron siyang message sa mami niya. Ang ganda-ganda ng message niya sa mami niya. Tapos, may ginawa pa siya. Kumuha siya ng bulaklak doon sa kanilang garden. Binigay niya sa... Sabi ko, very good. Alam mo yun, yung... Wala, nagulat yung ina kasi hindi na in-expect na gagawin kasi masyadong spoiled yun eh, di ba? Masyadong ano, talagang nakatutok siya doon sa anak niya. Pero, in-expect, iiyak ang lola mo. Hindi niya in-expect na ganun ang gagawin sa kanya nung anak niya. Sabi ko, oh, sweet-sweet naman. Sana ako do. That's meron din flowers or something para sa sa'yo. Malay. Yeah. Anyway. We have 24 hours to celebrate the Mother's Day. So, happy Mother's Day. Okay. Mother's Day to everyone. Ayan. Ano, lahat is magiging happy. So, just... Huwag nating isipin na ngayon natapos. Kasi na-appreciate nga natin yung mga lola natin na hindi nila na-expect. Na-appreciate natin yung mga tita natin. Hindi naman nila na-expect. Hindi naman nila tayo anak, no? Pero alam nyo, ang bunga pala, parang mangga, tulad ng ano, hindi namumunga kaagad, pero matagal ang bunga. Ayan. Di ba yung katulad nga kay Miss Susan, yung konting ano ng nanay niya, doon siya naiyak. So yun. Ang galing ni Miss Susan, ha? Talagang naka-file yung kanyang ano. Yung mga message ng anak niya, very good. Nakita yun ang anak, mama, iiyak. Mama, tinatago mo pala yung sulat.
Diba? Galing. Wala kang ano. Wala kang... Sana maulit yung pagkita-kita natin. Wala siyang sounds. Wala kang sound, Miss Susan. Ayan. So, ano... Every time mag-ano tayo, magkukwentuhan tayo. Yan. Kasi itong ginagawa natin, matagal nga tayo nagkukwentuhan, malay nyo, nanonood sila, ay ganyan pala ang pagiging mother, ay ganyan pala yung experience. Kasi minsan ang iba nahiya magtanong. Pero pag may naririnig silang drama, pinapanood nila bakit? Dahil gusto nilang malaman, meron silang gusto malaman na nahiya sila. Dahil nga, syempre ngayon, so, nakakaya magtatanong, parang wala naman akong alam. So, andyan na yung medyo may ego ng konti, pero pag narinig nila, ay ganun pala. Akala ko, ang laki pala ng hirap ng nanay ko, di ba? So, yun yung ano. Oo, no? Okay, so today, thank you so much. Thank you. Ating 20 minutes, tingnan nyo. Umahaba nung una. Ano ba pag-uusapan natin? Pero 2 hours. Diba? 2 hours. Yan. Ayan, for the mothers. Dedication to all the mothers at makaka-relate to sa ating mga kamag-anak or you can share. I-post ko to para... So, one day, malay nyo, after 10 years, sabi nyo, uy, tingnan mo, may video pala kami 10 years ago ng mga mother, di ba? O, papakita ko, ayan, sabi mo, mother ako. Ayan, ngayon, ganino, may mapapakita tayo, matatawa sila. Okay, so enjoy your night. And tomorrow, mag-enjoy kayo. You know, wear your best Mother's Day. Mag-dress up kayo kasi kayo yung queen. Ayan, may fireworks na daw. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Happy Mother's Day sa lahat. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. God bless. God bless all. Enjoy your day. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay, bye.